kagok ah. Tapi gusto yun, kaya inaasar na Hasbulla sa Gilagid. Diba? Ano rin yung Gilagid ni Hasbulla? Ang galing eh, parang... Welcome back to Break It Down! At ngayong araw na to, nagbabalik the Syllable Master! Siyempre, walang iba, Lanseta! Basta, tol. Basta, sir. Buti nakapunta ka. Padahilan. Anong mga pinagkakabalahan mo nitong mga nakaraang mga buwan? Ako. Medyo naglaylo ko sa battle rap. Lumayo muna ako sa ano, battle rap. Kasi, hindi sa battle rap ka, ano eh. Parang ano eh, may nakadikit sa yung ano eh, image mo na et cetera, parang ano nang dala ko sa parang ikipag-usap ko maayos, tingin sa'yo malalim bars, alam mo yung parang tayo na ito hindi nila matanggal sa utak nila yung imahe mo as kahit na normalize sinasabi mo, hinahanapan nila ng double meaning. Inuman na lang kung kasi gusto pa mag-wordplay pa lang ganun. Eh yun yung ginawa ko, siguro Nag-record ako ng record. Ipon ng project. Dalawang project ngayon ginawa ko last time. Tapos, ngayon, ang inaral ko ngayon, yung pag-mimix naman ng ano, para sarili na. Ikaw mismo nag-mimix? May makina ka na sa bahay? Na ano siya, parang may studio akong pinag-aanohan, tapos sinahayaan niya lang ako. Ay, ikaw yung nag-hands-on doon? Iwan ka dyan, ito, ganito yung ano, ganito mag-record, ganito maglagay ng preset, parang yan. Speaking of studio, dapat siguro ano ba yun? Last year ba yun? Last year na dapat may gagawin tayong kanta. Kasi nga wala hindi ako nakaabot sa deadline dahil wala pa ako sa tamang mind. Tsaka iniisip ko rin sa putangin na love song yun, baka iba yung dating, parang pwede naman pero kailangan ko ano? Hindi, kailangan ko mainlab mo. Tungkol sa kabit, 'di ba? Ang labo pa rin yun eh, parang tayo mong show na rin sa nag-aawal eh. Pero, ang ganda nung ano, maganda yung yung konsepto niya. Tsaka nung narinig ko na, yung pinarinig mo sa akin yung bagong version, sobrang layo na dun sa mga pinarinig mo. Abangan nyo yung kanta na yun ni Lance. Solo ka na lang ba dun? Solo na yun, solo. Tapos, hati. Hati, may nasyon, may uwian. Kasi may mga iba pa. Marami na, sir. Yun yung inano ko. Isang project pang kantahan, acoustic, mga jazz, ano siya, experiment. Full length na LP o EP? Mga 7 songs. Ah, EP. Tapos iba-iba, jazz, mga... Production, sino nga? Iba-iba yun. Ngayon may ano ako, parang may banda ako sa likod ngayon na naggagawa ngayon ng beat, kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Dati kasi pag binatuan ka ng beat, yun na yun. Isipan mo, anong nararamdaman mo sa beat na yan eh. Iba pa rin yung pagkano ikaw yung naglatag ng gusto kong mood, ganito, gusto kong... piano ganito, gusto kong pattern ganito. So iba yung Lanseta na studio rapper? Iba yung Lanseta na battle rapper? Ay, ibang-iba sa lahat. Ibang... Nakita ko dun yung ano, yung singing shops mo dun. sabi ko na para... Nasa family niyo yun, di ba? Singer lahat. Kuya mo nasa banda, di ba? Banda siya, paikot-ikot siya sa Manila, sa kasal, mga kumanta. Tapos parang naisip ko, sayang naman eh, kung kaya mong gawin, pwede mo pagawin. Yung rap kasi, tagal na masyado yan eh. Kumbaga, 10 years ka ng rapper. Wala ka bang gustong i-prove na iba naman? Kumbaga, i-add sa weaponry mo na, ay, kaya ko rin kumanta eh. Pero may formal training ka ba? So, wala. Ano lang siya? Nakasanayan mo, dahil nung bata ka, yung pamilya mo yung ginagawa. Nakita ko kung paano nila pinukulot, paano sila umugot ng hininga sa chair, na parang, okay, ganun pala yung rapper. Ganun. Pero gusto ko rin mag-workshop din na pumasok sa ganun para kung sakaling mag-click naman, at least kaya ko siyang i-improve pa ng improve, hindi lang mag-stuck sa R&B, ano, trap song na. Pero ang gaganda ng melodying na ano mo eh, na-create mo eh. Paano siya pumapasok sa'yo yung melody? Parang kung blank space lang, hindi talaga eh, wala akong may isip na ganun. Pero kung lalawin mo siya sa instrument, yung kunyari, sa instrument na to, yung beat na to, ganito, dum-dum-dum-dum-dum. Pwede mo siyang i-apply yung tono mo sa ano mo, sa flow mo. Oh, kasi naturally, yung words, kahit spoken siya, may tono siya. May tono siya eh, kunyari, si ka, si talaga yung ano mo, yung key, talagang yan. Tapos doon ko siya nakikita, sige, habang, kung ganito yung tono, tapos ganito yung palo, yung tum-tik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 
Ito yung tono, ito yung flow. Yun din ba nagdidikta ng emosyon ng kanta mo? Mm-hmm. Kung baga nakikita ko. Kung yung chords niya, halimbawa minor chords, malungkot. Pag minor, pag flat, doon ko nakikita, ay puta gusto ko ano ito. Miserable yung tunog. Gusto ko yung hopelessness maramdaman dito sa anong ito. Parang ganun sa... So, buo na yung album? Hindi, kulang pang tatlo. So, safe to say ba na pagka-release nito, babalik ulit sa Battle Rap para i-promote yun? Pwede rin eh. Pwede nga. Kahit hindi pa eh. Kahit hindi pa lumalabas eh. Eh hindi ko rin siya ipaplanong ilalabas ng isang ano eh. Anong gagawin ko pa? Isa-isa eh. Huling battle mo sa Sunugan, di ba? Hmm, kaysa. Oh, kaysa. Nag-freestyle pa siya. Nag-freestyle na rin ako. Yung sa ano ba? Flip Top? Ba't matagal na ba yung huli mo na? Damsa. Oo, oh, tama. Ano yun eh. Dapat yung kay Damsa, hindi ko nga sinipot yung ano, unang laban talaga namin. Ano, natutuwa ko na nakabalik ko ulit dito dahil sa mga comments sa Break It Down, isa ka sa mga nire-request talaga nila na bumalik dito dahil yun nga, yung honest insight mo bilang rapper. At bilang lyricist, hindi lang bilang rapper. Ano, hindi rin ako bias eh. Hindi rin naman ako mahilig sa malalim talaga na ano, di ba? Parang, ngayon, may papaiyakin na naman ba tayo? Hindi, ako alam ko naman. Tumuli natin yung kay Unico. Ano yun? Na-appreciate naman ni Unico yun at nakatulong din naman sa kanya. Ako kasi, hindi ko kasi alam kung same nga, man. Kasi ako, nas natututo ako pag ginaganon ako eh. Kaysa yung punong-punuan ng yes man na, oh, ganda niyan. Laks ng bars mo. Eh, yung pala yung wordplay nun, no? Yung pala yung correlation ng bagay na. Tapos, pag tinignan mo siya as a whole, yung linya na yun, parang, nasaktan ba talaga yung kalaban mo o mas gusto mas trip mo tough lang kaysa sa yes man? Kasi ano yun eh, anong proven naman na talagang nag-i-improve ang tao pagka ano eh, mas prank kayong kasama eh. Sa bagay, kung gusto mong ikilitiin yung ego mo, pwede pa naman kunin yun sa mga tao hindi nakakakilala sa iyo eh. Mm-hmm. Di ba? Eh, pero kung gusto mo talaga ng honest feedback, ayun. Dapat yung mga kasama mo na tinuturing mong paibigan talaga eh. Masakit siya sa... Honest sila dapat. Ito nga yung natutunan ko, yung nakwento ko sa iyo kanina, yung parang may nag-mentor sa akin about sa... Dati kasi yung babaw ng sulat ko eh. Basta mapasok ko lang yung... Eh, bata eh, di ba? Puro kanputan. Yun yung sasabihin mo eh, di ba? Parang kumantok ng may regla, maduguan laban, parang pumasok sa gera, mga gano'n, di ba? Tapos hanggang sa tinuro niya sa akin yung complex muna. Ngayon, nung na-master ko na siya, tapos bigla ko siya nakita. Nagkita ulit kami last time, siguro last week. Tapos sabi niya sa akin, eh ako bilang, ay, tinuruan ako niya ng ano eh. Ibang perspective na ano, ibang view ng, ibang pananaw ng pagsulat eh. Excited ako, sabi ko. Ano, papalinig ko sa iyo bagong mga pyesa. Tapos bigla niya ako ngayon ano. Sabi ko, gusto ko marinig yung honest opinion niya. Pinakamasakit. Gusto ko naman kasi. Ano mo? To, kuya to? Matanda na ba? Matanda na. Ilang taon na yun? Mga 36? Mga yun lang? 37. Ghostwriter siya ng mga kung sino-sino. Mm. Kaya natawa ko eh. Biglang, pagka ano niya, proud ako eh. Sabi ko, imposible hindi matawa. Sabi niya. Ano yung pinarinig mo bagong kanta? Kanta at saka mga sulat. Sabi niya. Ay, gawin mo naman yung simple. Eh parang nabasag yung ego mo, wala kang pake sa ano, wala kang pake sa teknik, wala kang pake sa ano. Sabi niya, eh hindi mo naman, kunyari, isa lang kita sa, paano ba yun, patimpalak, singing contest. Ngayon, kinanta mo yan, oo nga, sobrang complex niya. Eh kung hindi sila natuwa, kasi hindi nila nag-gets, mapapaliwanag mo ba sa audience sa same time na ganito yung meaning nito? Tama siya. Kailangan mo pa ipaliwanag sa judge, tungkol po yan sa kape, tungkol yan sa ano, bipolar, sa ano, hati po yan, maraming gano'n. Tapos sabi niya, hindi gano'n yun. Kaya self-explanatory siya. Tapos syempre ako, bilang may ego, hiningi ko naman talaga sa kanya yung honest opinion. Bigla akong napasagot na, ano yun, para sa akin kasi yan yung pinaka-ano ko yun. Yung pinaka-let's say it. Sabi niya sa akin, ikaw, nasa sa inyo naman yan. Pwede mong panindigan, tapos sayaan mo lang makarinig yung kwarto na ito na ikaw yung pinakamalupit na lyricist o gusto mong paghirapan bumalik sa simple na lahat na ng techniques nandun na pwede mo nang ibalik sa simple na kung saan yung mensahe na yung tatagos sa ano, makakarelate na yung tao. Kokonekta na. Mm-hmm. Kasi sinong binabago mo dun? Parang ganun. Sinong binabago mo dun? Alam na nilang lyrical ka, alam na nilang malalim ka. Sino nang, ano pang papatunayan mo?
Anong ganun? More ano eh, more ego-driven kasi siya. Yun yung ano. Kailangan patay yung ego mo para... Para mag-improve, parang mawalan na yung limit na... Doon yung pinakamalakas, solo time, may wordplay, yung ganun. Pero meron pa pala, may mas ano pa pala doon. Hindi, kasi usually, yun yun, ano ba ikaw, di ba? Honest ka mag-criticize. Mm-hmm. Usually yung mga tao na honest mag-criticize, magaling din silang tumanggap ng criticism. Mm. Themselves. Totoo sir, kaya ano yun, pinalibutan ko ng sarili ko ng mga tropang prank ayan, si Akata, diba? Ano naman to, totoo naman eh, kasi sino bang pinapabilib mo? Eh, kung yun yung dahilan mo, di ang tagal mo nang pinapabilib yung sarili mo eh, paano naman yung iba? Ay, sasayangin mo lang oras nila na ay, wala naman palang improvement to eh. Tsaka kung pinapabilib mo yung sarili mo, big sabihin mababa self-esteem. Mm. Diba? Sabi niya nga ano eh, you'll end up impressing, ay, if you want to impress everybody, eh, you'll end up impressing only yourself. Or no one pa nga eh. No one, no. Totoo yun. Eh, yun yung ano, pinaka natutunan ko. At ngayon, siguro, ma-apply natin dito na yung simple. Itong battle na to, ang daming request ito, nakalabas pa lang. Dahil sinasabi nila, controversial daw yung decision. Ako nandito ako nitong araw na to, pero nung live kasi manonood ka, mafe-feel mo. Day 1 ba to? Hindi maalala. Day 2. Day 2. Day 2, Apex. Hindi, wala pala ako dito nung Apex niyo. Wala ako dito. Day 2, hindi ako nakapunta. Day 1 lang ako nakapunta. Pero napansin ko kasi nung gabi na yun, nanonood ako dun sa may bandang taas. Mm-hmm. Ang hirap intindihin nung ano dahil ma-reverb. Kasi ah, ano siya? Mali yung pagka-mix ng ano? Sa sound, ano niya, engineer? Hindi, siguro yung mga tao naririnig nila kasi may speakers doon sa baba eh. Hindi rin eh. Kasi yung mga judges. Pero nakikita ko yung judges, nakaganon sila sa speaker sir, eh. Dati sir, ano eh, kunyari yung San Juan. Hindi ko rin mag-gets eh. Kumbaga, parang maalingaw nga ako siya na parang kailangan mag-concentrate. Parang mag-gets. 100% na pwede ka nang madukutan ng wallet. Dahil sa todo yung attention mo doon. Yan lang yung problema ko sa live kasi siguro isang beses lang ako natuwa sa tunog ng live sa ano Riverside. Mott versus ah, hindi ako nakapunta nun. Sorrenyo. Finals okay. Na. Ang ganda nun kahit sobrang laki. Oh, ano, sobrang nga. Ano. Tama yung timpla. Yun din yung problema ko sa live eh. Parang, sa ano? Sa gubat. Ganda lagi dun eh. Oo. Ano lang kasi hindi siya masyadong malaki. Eh yung nakaraan ah, yung dati ng gubat ay yung cup center. Siguro din sa material ng lugar ko niya, pag masemento, talagang dapat albog yung dapat kahoy yun, no? Kahoy or talagang may sasalo ko niya, sa malaking space na to, may sasalo pa ng taas, baba. O kaya sa Sagiho, ang ganda ng tunog eh. Ayun, kasi kahoy lahat eh. Nag-perform kami, taan sarap nun. So yun, balik tayo dito. Yun nga, marami nag re-request na ma-review itong battle na to. MC. Napanood ko to isang beses lang. Hindi siya madaling i-judge ng isang nood eh. Parang kailangan mo siya. Classic siya yun. Yun yung masasabi ko. Napanood ko yun eh. Pukpukan na battle. So yun, tingnan natin kung ano nga ba nangyari talaga dito. Game, simulan natin. Yeah! Pinag-usapan na nila! Mauna daw si Gripley! Tignan ang minuto! Dapat! Pahinga natin! Unang banat! Out 13! Ako hindi ganun kagaling mag-bars. Sa jokes, minsan di ganun kaswabe. Di nag-flow, di nag-multi, at hindi ako ng bababae. Pero usapang sipag, determinasyon, grabe ko lumagari. Kaya ang pagtalo sa akin pare, kala mo ulag ni Looney at ni Trump kasi hindi yan mangyayari. Yun ba lang eh, wala ko natin. Simple. Champion ka pala, lately ko lang nalaman. Simple tsaka current sa consciousness ng mga tao. Na alam nila, may nangyayaring ganito ngayon. Tsaka ang grupo ni... Kagrupo ni MJ. M-Side. Yun yung para sa akin. Ano sa akin pare? Kala mo ulag ni Looney at ni Trump kasi hindi yan mangyayari! Di ba talaga? Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, hindi proud si Loons sa kalaban. Galing. Anong feeling ka champion ka? Yun, magaling yun. Yung ni-replace ka. Kala ko ano yun eh.
Kala ko random lang na i-rephrase niya lang yung hindi niya mong ano eh. Grade 3 lang yung kalaban. Grade 3 ko lang nalaman. Kaya naman pala, hindi proud si Loon sa kalaban. Proud ka ba, Loon? Anong feeling na champion ka, tas kalaban mo ako lang? Nakakahiya, Brad? Galing nung, angulo na naisip niya nung. Ano yun? Parang sasama kita pababa dito sa akin. Baba tayo dito. Buti hindi niya ginawang last line. Alam mo yung mga tao, ganyan eh. Yung mga normal rappers, gagawin dyan. Ipo 4 bar setup. Oo, yun yung parang pantay! Patay ka sa atin! Diba? Alam mo na eh. Nakakahiya, Brad! Habang nag-iisa buhay ka, ako tamang sa hindi manabag! Sino yun? Yung ano? Yung parang... Yung dating gumanap na momay. Yung multong bata. Sorry, tanda ako na. Siguro sa social, ano yun eh, yung image niya. Ano ba siya? Artista? Ano eh, alam mo yung mga tao ngayon, nakasubaybay sa pagtanda ng ano eh. Gumanda yung ano, kumbaga lumaki yung... So, ano, pinagbabatehan niya. Pinagbabatehan niya. Tamang, tamang libog ka, cripply. Cripply-ibog ka. Nakakahiya, Brad! Habang nag-iisa buhay ka, ako tamang sa hindi manabag! Mga 3GS, bangis mag-freestyle! Mga utak ang lalawak, pero pag may grip, alam mo reptile kasi itong mga bayawak! Mm. Like that. Ano siya, gamit na yung bayawak eh. Pero maganda yung pagkakalagay niya ng ano niya, grip, tapos si reptile. Galing. Bayawak. Ano kang tinadamay ko 3GS, tapos hindi ko sa'yo recta? Malamang 3GS ka, alam ang tirahin ko armaletra. Kamisahan mo niya ba yun? Brother, buong 3GS, rival ko, kaso natapak ka sa gamer. Panisakin tong final boss. Kung tore ka ng grupo mo, sir, saktong Dota ML reference ay click kasi merong babagsak na tower. Kaya mas lalakas yung trip! Okay, yung nag-ML. Hindi, ano, Dota rin yun, ano? Yung pag bumagsak yung... Hindi, ano yung creep? Yung mga... Creep minions. Creep? C-R-Y-P-P? O creep? C-R-E-P. Yung mga ano, minions, yung mga kasabay mong sumusugod sa base ng kalaban. Okay, so tower. Yun yung mga elements ng tower creep. Ang mga ano, nagle-level up ka na may nababagsak na tore, di ba tama? Tota. Tamang hula yun. Hindi ko sa'yo rekta. Malamang 3GS ka, alam ang tirahin ko armaletra. Kamisahan ako na tong larong brother, buong 3GS, na-rival ko, kaso natapat ka sa gamer. Panisakin tong final boss. Kung tore ka ng grupo mo, sir, saktong Dota ML reference ay click kasi mayroong babagsak na tower, kaya mas lalakas yung trip! That's... Hindi ako natatakot sa'yo, hasbula! Hasbula? Gago! Gago! Bakit kaya? Hasbula, ba't kaya? Yung ano yun, hasbula yung maliit na yun. Siguro dahil sa ano, dito sa may ngipin, no? Tsaka siguro yung sa height niya, no? Di ba si Hasbula parang ano, medyo maliliit yung ngipin niya? Awig ng munchkin daw na. Hindi ako natatakot sa'yo, Hasbula! Putang ina mo kang Jejemon ka? Magni-medyas tapos slides, kala mo varsiting masinop? Ulul, tang ina nyo, mukha kayong bagong pahilot! Marami yung sinasabi, di ba? Fashion, ano daw yun, crime. Yung... Magsaslides ka, tapos pag may medyas ka, di ba? Ano yung may sakit nyo? Bagong failo. Fashion crime. Kala mo, varsiting masinop? Ulul, tang ina nyo, mukha kayong bagong pahilot! Ang galing kasi nakuha niyo yung side ng mga tao na iniisip na bado yung ganong forma. Parang, oo nga, oo! Oo yun! Hindi ko nagagawin! Yung formahan, Jimmy Butler, nung edad niya 13 anyos. Pero pag si side nag-basketball, putang ina, prime Jimmy Santos! Wala kang karapat ang maglosa. Tang ina mo, wak na nerdo, ang pwede lang gumamit niyan ay si Zach
Mick Foley. Di mo nag-gets yung wrestling reference kasi nung bata ko, si man, wala kayo. Oh, sabi naman si Mankin. Mick Foley, Cactus Jack, tsaka si ano. Mankin. Siya din si Mankin. Mr. Sako. Ewan nga lang po narinig ko kaya. Just ginamit pa nga tayo. Parang may gumamit na kay... Hindi, kay Sak. Parang gumamit na ba? Ikaw ba? Hindi, si ano siguro yan, si Apok. Pero ang una ko siya narinig kay ano, kay Daylight laban niya kay ano. I suck more mouths. Okay lang. Di mo nag-gets yung wrestling reference kasi nung bata ka pa, wala kayong cable. Tangina mo magbabars ka lang. Medyas ginamit pa nga tayo parang Mick Foley. Di mo nag-gets yung wrestling reference kasi nung bata ka pa, wala kayong cable. Tangina mo magbabars ka lang. Panis ka sa style mong halo-halo. Sa sobrang dami nitong flavor. Ako yung maso sa Great Wall. Yung marumbado mong neighbor. Pag may topper, mas great form. Ikaw pag may shernan, ang resulta gay porn. Pinikwitan ka ni shernan. At kaya ka na nanalo kasi kada 4 bar set up mo, nagre-react siya ng let's go. Parang di ko, totoo ba yun? Totoo ba yun? Let's go! Ay, hindi ko na yata. Siguro sa ano, sa ano lang, behind the scene. Behind the scene. Let's go! At kaya ka na nanalo kasi kada 4 bar set up mo, nagre-react siya ng let's go. Ganun si Tommy Maguire. Let's go! Bawat punch ko, naka-high rest. Let's go! Yun yung M-Site Gaming. Kaso may crowd na. Iba ng takbo ng oras na parang daylight saving. Punches mo, naka-high rest. Puta pang praning, anong high rest? Baka swab test, bumenta ka lang ng quarantine! Tangina mo, pandemic champion! Pero last yun, ha? That's yun. Given na nag-champion siya sa quarantine. Okay. Sa small room, ang lakas. Puta, wala siyang kaantas. Pero nung laban sa gubat, napakahina ng performance mo, my gosh! Ikaw ang perfectong halimbawa ng top 1 sa online class! Galing! Yan yung simple. Yan, ikabit niya yun. Oh. Online class, tapos nandung pa ng quarantine. Kumbaga, nasuportahan. Oh, yung may punchline siya about sa topic na yun. Tapos meron pang supplementary. Ganda, maganda. Magandang may ano accessories pa. Wala siyang kaantas. Pero nung laban sa gubat, napakahina ng performance mo, my gosh! Ikaw ang perfectong halimbawa ng top 1 sa online class! Sanay akong underdog, king ina mo! Bas battles ko yung patunay! Kung palaliman, tutodo ko! Irerekta kita sa hukay! Mapapasakin yung trono mo! Tung contender, mas mahusay! Ako yung unang magkakampiyong hindi sumali ng isa buhay! At least, nasuportahan yung first line niya na ano, yung champion kita sa ulang kalaban. Oh, tsaka ano, yung momentum niya hindi naputol. Oh. Kung siguro nag-stutter siya doon, wala na. Mababawasan yun. Pero dahil na-perform niya ng ganung pace. Malinis. Ganun yung volume, ganun yung... Simple. Oh. Ayun yung kinaganda ng simple. Pero right na. Ang pinakakarni niya yung ano eh, yung nag-quarantine ka ng champion. Online class. Tapos yan, ako yung... Tapos yun, nagdala nung round na yun, yung flawlessness ng delivery niya doon. Tsaka yung... Pacing. In your face din yung ano niya. Magaling. Projection ano, mo. Aggressive na hindi kailangan maging mukhang ano. Okay. Weird na... Maganda siya for a first rounder. Parang yung first round. Opening. Tama. Gusto ko yun, siguro... 9 or 10 niya, yung mga ganun. Oo. And tapos yung ender pa niya, di ba? Parang bastos yun eh, di ba? Parang tama nga naman. Yung champion ka na, tapos ako kalaban mo. Sinimula niya ng strong, tapos may mga, siguro may mga ibang linya doon. Sakto lang. Pero yun yung mga high points niya, yung simula, yung dulo, pati yung... Palaman. O yung quarantine niya. Solid. Solid run overall yun. Okay, i-contrast na natin dito sa round ni M-Site. Okay.
Putang ina mo, pa-importante ka. Dapat sa'yo nilulubog. Sa katulad mo, pa-importante, hindi ka lang dapat pinapakyo. Dapat sa'yo binubugbog. Tanginan to, uhaw na uhaw yung mga tao. Gusto nyo lang tunin? Ah, late si ano, late si Craig Green. Pagbibigyan ko hilip nyo. Dahil nung putang inang pa-importante to, gagawin ko likid mo. Tapos nag-dota reference ka pa? Hindi na ako nilinaw, no? Hindi, siguro maganda lang kung siya nauna. Kung siya nauna, no? Hindi, hindi niya nilinaw na na-late ka. Oo. Parang, ano yung ibig sabihin ng pa-importante? Kumbaga, ano yung context, di ba? Yung context kung ba't siya pa-importante. Hindi naman natin alam na na-late siya, eh. Feeling ko mas malakas yun kung siya nauna. Oo. Wala eh, malakas yung ano eh, kay Kripp. Pero alam mo, nakalock siya dun sa rebuttal na yun. Kasi ang diin nung ano niya eh. Pagkasabi niya, nakalock in na siya dun na parang... Yan yung una kong linya. Desidido ako dito. Sayang. Ano hilip niyo? Dahil nung putang inang pa-importante to, gagawin ko likid mo! Tubig. Tapos na... Pero ano yun? Tingin ko, on the spot niya yung binuo. Iyan siguro yan. Ang tagal ni Kripple, tapos iniisip niya na yung ano. Niya yun, no? Sayang, sayang. Kung nauna siya, last na. Oo nga. Kaso... Meron nang nasabi to eh. Na para mag-focus yung tao dun eh. Diba? Kung ano yung sana yung unang diniscuss. No? Pinili kasi nila mauna to eh. Sayang. Oo, sayang nga yun. Na, yung pinakaunang maririnig dapat, no? Makawala sana sa momentum to eh. Kaso parang binura niya ng ano eh. Wala niya yung pagiging late niya eh. Oo. Galing. Total reference ka pa? Takina daga pa yan! Aapakan na parang kalat sa labag! Palis pa rin kahit normalin ko lang yung kalaban! Yakit matata! Kaya mag-reference na siya sa internet matatag ganun. Ano sa team, parang yun yung battle cry nila. Lakit matatag. Sino ba yan sila? Rene, ano? Ano yung ibig sabihin nun to? Ano siya, parang... Alam ko team siya sa Dota na lumalaban sa ibang bansa ba? Tapos yun yung ano nila, tagline nila. Ah, parang moto? Hmm. Laad matatag. Dahil nirebat niya sa Dota. Okay. Palis pa rin kahit normalin ko lang yung kalaban! Yakit matatag! Normalin, yan. Normalin. Ano yung ibig sabihin ng normalin? Normal attack? Hmm. Tsaka yung ano, yung... Kanto meaning ng normalin, normalan, mga gano'n. Basic ang gano'n. Okay din. Lakad matatag. Hindi ko kasi, hindi ko familiar eh. Baka kung familiar ako dun, baka mas... Ano ko agad. Kaya mag-reference ng sikat sa internet, ang ina mo! Ben! Nakontradig ka dun sa... Suddenly! sikat pala sa internet yun, hindi ko alam eh. There's levels to fame. Kaya mag-reference ng sikat sa internet, ang ina mo! Ben! Suddenly, hindi available yung mga ibang match-up. Kaya eto siya! Si Kripple! Kahit pag-insayo pa weekly dito, PG, di malamang mag-PT, ang cringy yung mga round, umiikot lang sa hangin parang frisbee. Gusto mo classic shit? Itong sumalubong sa aking hit, tatagpa ka ng big three sa teknikalan at takdakan ni mga kasabay kahit paliksik. Kung magiging comic, Stanley. Sukarang magpahin sa team at divisik. Yung laro about shapes, yung ano mangyari pag sinabi kong bilog na pupunta niya sa rounds. Alam mo lang siyang gamit na siya. Matagal na yung parang. Marami ng iba't ibang variety na ng rounds, barko, yung mga ganun. Kumakain ng rounds, itong Pac-Man. Square, itong square, tapos magka-add ka ng square object na ganun. Anong mas blocks na lang siya? Oh, fill in the blocks na lang siya. Ikaw ba? Ako hindi ko na siya dinadagdag sa sulat ko kahit may maiisip ako ang pangpalaman na yung rounds mo, ayaw. Hindi, kung yun lang siya sabihin mo, yung rounds mo, tapos bilog. Hindi mo nagagamitin. Pero kung halimbawa, merong applicable na halimbawa, sobrang sumisigaw na ano, halimbawa, may sikat to sa dahil sa rounds siya or meron siyang mga bilog-bilog na something. Pwede pa. Diba? Kung halimbawa, apparent yung nasa harapan mo na. Pero kung ipapasok mo lang dahil
gusto mong magdagdag ng isang variation mo ng round wordplay. Di ba? Parang wag na lang, di ba? Wag na lang. Tama nga. Ayun lang, yung gusto lang matanong. Pero yun, medyo hindi ko alam kung may mga wordplay siya dito eh. Kahit pag-insayo pa weekly, dito, PG, di malamang mag-PT. Ang 3G, yung mga round, umiikot lang sa hangin parang frisbee. Gusto mo classic shit? Itong sumalubong sa aking hit, tatampa ka ng big three. Sa teknikalan at dakdakan, di makakasabay kahit palit sink. Sumalubong sa aking hit, tatampa ka ng big three. Anong hit? Miami hit? Oo, oh, parang ganun. Big tsaka yung ano yung Miami hit may big three. Oo, no, at tsaka ano, yung Dallas nga sabi niya. At tsaka yung big T, alam ko si ano nang gumamit niya si Sak. Yung, ewan ko ah, may pagkakaawid kasi linya ni Sak kay, sino mga laban niya nun? Flick G! Karayo pa. Oo, oh, yan nga. Ang ano yun, parang yung opening bars ni ano, Sak nun eh. Hindi, ano ba? Paano niya nilaro? Flick G, tapos napunta sa ano, ako yung mag-excel, pero siya yung mag-big T. Mm. Pangatlong battle ko na to, pero hindi pa rin to tips, di ba? Mm. Pero ang kinalaman ng big T dito? Ano, feet? Mm. Yung mga round, umiikot lang sa hangin parang frisbee. Gusto mo classic shit? Itong sumalubong sa aking hit, tatampa ka ng big three. Sa teknikalan at takdakan, di makakasabay kahit palip sync. Kung pagiging comic, teknikalan at dakdakan, hindi makakasabay kahit palipsing. Yung hindi siguro. Dakdakan. Gets kaya naman, na, gets naman yung sa meron. Ano yung isang meaning nun? Isa pa. Diba? Stanley! Kasi pag halimbawa, ganito siya ka ano, halimbawa may mga wordplay na dikit-dikit. Pag live mo siya... Masarap pakinggan. Oo, masarap pakinggan. Pero minsan niloloko mo yung sarili mo kaya hindi mo naiintindihan. May kumurek sa akin dyan one time. Yung parang nag 8 bar setup ako. Sabi niya sa akin yung tenses ng ginagawa mo per line. Wala lang connect eh. Parang dito pass na yan. Tapos dito present ka dito. Gagawin mo pa lang parang... Wala. Yung sequence, yun. Wala ka nang kinikwento. Hindi pumapunch ka lang nang pumapunch. Yun yung sabi sa akin. Parang dapat may pakialam ko pa rin sa tenses na ginagamit mo. Kung saka, yung kumbaga dito, dito pa lang, and that's dito, ano na yan. Yung kumbaga yung sequence mo, hindi magulo. O, tsaka dapat hindi siya, walang ano, walang distraction. Ano ba mag-wordplay ka, tapos merong isang word dyan na parang sumisigaw siya na siya yung kumukuha ng attention mo. Hindi na nagigets yung intention mo. Kasi merong kong word na nilagay doon. Halimbawa, sundot ko lang at nilagay mo doon. Siyempre, yung naturally, yung brain mag... ano towards dun sa word na yun. Ano kaya ibig sabihin niya dun sa sundot ko lang? Tapos wala na. Pero wala pa na kaya ibig sabihin niya. Hindi na narinig yung mga susunod na lang. Tapos ninanamdam pa lang yun. Nandun ka na sa punch, hindi na nakuha yung punch. Parang, hindi siya ano, kumbaga... Ang tingin ko sa ganyan, kaya kumuwala ako sa continuous punching. Ginawa ko na yun kay Cerberus nun eh. Mm. Yung 48 bars na dire-diretso isa lang rin. Tapos continuous yung ano. Ano siya eh? Lazy writing. Oh, pwede. Pwede mo yung pag hindi mo na ma-elaborate yung ano, gustong sabihin. Parang pinapatay mo na lang sa jargon yung kalaban. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang lang nag-anong, nag-stack mong mga salita. Halimbawa, meron dyang ano, engineer, tapos babanato mo ng mga medical terms. Tapos yung tao. Pareho naman kayong matalino. Diba? Ano siya, hindi niya maitindihan yun. Ano siya, diba? Hindi naman yun. Siya mag-gets niya. Kahit pag-insayo pa weekly, dito, PG, di malamang mag-PT. Ang 3G, yung mga round, umiikot lang sa hangin parang frisbee. Gusto mo classic shit? Itong sumalubong sa aking hit, tatampa ka ng big three. Sa teknikalan at takdakan, di makakasabay kahit palip sync. Mm-hmm. Kung magiging comic, Stanley. Super human punch na di madidisi. Ito komedyante, kaya pag sinabing action, mas banayad pa sa whiskey. Pinagsya ka ni Alec na siya pa risky. DC, di madi-DC. Mm-hmm. Banayad whiskey. Confess na di madi-DC. Ito komedyante, kaya pag sinabing action, mas banayad pa sa whiskey. Ano yung sabihin niya sa punchline di madi-DC? Ano yun eh? DC Comics. Alam mo yung DC, Marvel, tapos ano. Ano yung isang DC? Tapos yung disconnect. Yung punch, hindi madi-disconnect? Parang co-connect, parang ganun. Siguro ganun. Okay, merong connect, pero disconnect. Wala naman disconnect sa punch eh. Stanley Marvel.
Mm-hmm. Oh. Gusto niyo malaro yung DC, tas yung disconnect siguro. Hindi yung punches, sabi niya kasi yung punches hindi madi-DC. Isa pa nga sa, tingin mo natin. Baka may nang... Kung magiging comic, Stanley! Super Human Punch na di madi-DC! Ito komedyante kaya pa si Super Human ano yun eh. Oo nga, hindi, gets na yun eh, yung DC, Marvel, yun yun. Pero ano yung meaning ng DC? Ba't yun yan nga, DC? Hindi madi-disconnect. Siguro yung meaning niya sa disconnect, yung kabilit na ng connector. Kumunik yung suntok na ano. Okay. Ayos din, ayos din. Yung punches, hindi. Punches na punchline. Disconnect. Tapos ano? Gets ko yun sa ano, mas banayan pa sa whiskey, pero ano yun. Hindi ano kasi siya. Yung ginawa niya kasi dito, isang rhyme scheme. Mm-hmm. So hindi mo alam kung ano yung premise niya. Ano yun? Kung doon ka ba mag-ano sa galing niya sa pag-rhyme? Yung galing ba niya sa pag-extend ng rhyme scheme? Yun, yun. O doon ka magpo-focus sa elemento ng mga wordplay niya? Content yan eh. Yung sa content niya, yun yung sin... Paano ko masasabihin niya? Diba kasi pag live, narinig mo yan, hindi mo naman mapapaulit sa kanya yun. Oo, so, yun parang yun. Sa loob-loob, oh, ganda nun ah. Pero sa totoo, hindi mo rin ma-explain kung ba't maganda eh. Mm. Diba? Parang pag on paper. Ano yan eh, parang yan yung downside ng sinasabi kong webbing na yung correlation na lang ng mga salita. Salita. Parang pag sinabi word ko... Word association. Oo, word association. Pag sinabi kong mata, ilalagay ko na yung tanaw, lalagay ko pa yung mata, namatahan, namatayan, lang gano'n. Tapos direkta mo sa tanaw, o ayan, sa tingin. Yan yung pinaka, ano eh, pinaka basic... Ano eh, basic... Basic na pag double meaning, double entendre ng mga tao na... Diyan maglalaro sa senses, sa correlation ng mga bagay. Ayan, parang naglapag ng ano eh. Ito, dito, yan. Slagi ko dito. Hanap akong idiom na may... parang gano'n. Yung phrases na... Pero yun nga, kung halimbawa, yung basic meaning niya, tsaka yung hidden meaning niya, kung halimbawa, lagi kang may gano'n, dapat siguro consistent ka na gano'n. Kasi minsan, yung iba, kakasanay, nasasanay ka sa kanila na gano'n, minsan check mo yung iba nila, wala naman pala. Wala naman eh. Kumbaga image rin na yung pinapakita nila dito. Yan nga, parang gano'n sa... Parang... Minsan hindi consistent, so minsan nasa ibang lugar nakatingin yung judge eh. At saka siguro kaya tayo ganito, kasi secretly first 4 bar in or 2 bars in pa lang. Gumanon na yun. Sumuntok na. Kaya siguro, parang shit, mali akong hindi na lang... Hindi pa natin alam kasi... Sige, check natin sa... Kung magiging comic, Stanley! Superhuman punch na di mag-DC! Ito komedyante, kaya pag sinabing action, mas panayag pa sa whiskey! Pinadya ka ni Arat ng shot na whiskey! Laklaki mo lahat hanggang mag-easy! Ikaw ang matutulog ngayon sa bar! Tutang nagpas naman ng tipsy! Oh, so parang ano? Simple yung panimula! Sabi niya si tipsy, di dapat kalaban niya. Mm-hmm. Matutulog ka sa bar kasi nagpas daw yung tipsy. Pasok daw kasi doon. Hindi, tsaka ano eh. Hindi naman siya well-known fact eh. Uy, maglalabang mo rin yung tipsy. Tapos umurong si tipsy. Tapos maraming may alam. At saka alam ko. Tapos malakas yung impact nun kung ganun. Pero pass out dapat, dapat eh. Pass out eh. Oo. Hindi, pass. Sa bagay. Hindi, sinasabi siguro pass sa alak. Tsaka pass sa battle. Hindi, matutulog ka sa bar eh. Oo, sa bar. Matutulog ka sa bar. Kasi nagpass na yung tipsy. Eh yun na, na-correlation na lang siya ng mga ano. Okay din. Mag-easy! Ikaw na matutulog ngayon sa bar! Tutang nagpas naman ng tipsy! Yun nga, malakas siya, pero yun nga, hindi siya kasi well-known fact na, ay, kayo pala dapat maglalaban. Mm-hmm. Kung yun, halba, biglang umurong si tipsy, di na dapat sila yung maglaban, ang lakas nun. Hindi siya na-support na ano eh. Parang walang buwelo na ano eh. Ang ginanon lang. Eh kasi nga, naka one rhyme scheme siya eh. Mm-hmm. Di ba malilimitahan ka nun eh. Kaya nga tingin ng iba mas mahirap sumulat ng isang rhyme scheme kasi limitado. Limitado. Pwede mo sabihin. Simpleng panimula. Extended rhyme. Pero quotable speech. Stretching pa lang yan. Para sobrang rich. Sa akin walang blind spot pag ako umasinta.
Di mo matres. Dami na rin gumamit ng stretch switch, no? Hmm. Nagamit mo na hata yun, no? Sino? Ikaw. Stretch. Hindi pa. Ay, hindi. Sa Apex pala gumamit. Yung stretch yung mga banat mo. Ayo kay ano, kay Sinyo. Pero gusto ko yung kay Apex kasi. Simple yung panimula. Banat eh. Ando extended drive. Pero quotable speech. Stretching pa lang yan. Para sobrang mong reach. Sa akin walang blind spot pag ako umasinta. Di mo matres algorithm. Di ba crypto? Mamaya sa ulo niyan sa mukhang blood sprain aneurysm. Pero lucky daw sa crowd. Kasi mga para ko may hidden. Sa brain niya, sa bugang ano? Blood. Plots. Bloods? Hindi, gets ko yung sa aneurysm. Kasi parang yung sinabi niya, sabog yung blood, sabog yung clots. Ah, creep! Bloods! Gangsta. Blind spot pag ako umasinta, di mo matres algorithm. Di ba creep to? Mamaya sa ulo niyan sa mukhang blood sprain aneurysm. Pero lucky daw sa crowd. Sa mukhang bloods. Parang hindi masyado. Okay din. Blood scripts. Kasi mga para ko may hidden, kailangan pang isipin at yung mga tangan na naritin, di na kailangan pang ulitin. Pag ito bumitaw ng teknikalang rehiyawan. Yun yun, di ba? Parang pinapakita niya na maganda yung ganun. Oo. Na mahirap intindihin. Kasi sinasabi niya yun sa'yo, hindi na kailangan ulitin. Yung sa akin, kailangan pang ulitin. Pero yun nga yun. Yun ulit mo ba yun sa judging? Yun. Di ba? Paano ka masuskura ng fair? Yun yun, totoo yun. Pero, siguro nga, kung siya yung nag-set ng tone. Oo. Hindi, alibaba, sige. Kung siya nag-set. Ganyan ka-complex sa mga yan. Talagang webbing-webbing kung ano man yung ginawa dyan. Paano pag yun ba mag-judge is, syempre hindi naman pinipili ni Arik yung judge, di ba, random. Paano kung yung mag-judge si ano lang, yung mga hindi naman gumagawa ng mga ganyan, di ba? Si Serdeo or si ano, di ba? Sa ito. Tingin mo ba may pakisila dun sa mga elemento na gano'n? Diba? Hindi, yun ang ano eh, yun ang iniisip ko eh. Paano magja-judge yung mga gano'n? Mm-hmm. Pag ganito yung... Yun ang iniisip ko. Dahil tayo nga, mahilig tayo sa bars. Tayo eh. Diba? Paano pa kaya yung mga walang pakidun? Mm-hmm. Walang pakialam, diba? Siguro kasi ano? Speech! Siguro kasi nakita na yung style ni M-Site na ganyan. Tapos parang mas may naghahanap yung tao ng ano. Mas refined version. Siguro, kasi kung ako manunood, kahit ako na naiirit ako sa sarili ko eh, pag napapanood ko, tapos walang improvement na okay, kaya ko itong ganito, kaya ko itong complex na ito. Kaso, hindi ako nag-i-improve how to connect. Parang ganun. Hinahayaan ko lang, parang ang tamad ko na eh. Ano na yun eh, yun yung comfort zone ko eh. Yun yung... Ang daling gumawa ng... Easy mode na sa'yo yun. Ang daling gumawa ng malalim ng complex. Hindi mo na kayang magsabi ng... Madali din lang hindi kasi magpanggap ng matalino eh. Diba? Totoo yun. Bilituhin mo na yung tao eh. Diba? Kahit ako pinapanood ko mga lumang labot. Tangin ng to. Daming sinasabi ang puta. Pero kung matalino ka talaga, alam mo yung gagawin mo. Strategically, tactically. Oo. Ano yung ego nga lang talaga yung lalim? Ano, parang papakita mo lang na, uy, mas pataling ba ako sa iyo? Babad ako sa Netflix, panad ko lahat yan. Yeah, tsaka nakakatawa yung ano yun, no? Elements na nalalaman ng mga din. Kaya akong kumuha na ka, boy! Ikaw na matutulog ngayon sa bar! Tutal nagpas naman ng tipsy! Simpleng panimula, extended rhyme, pero quotable speech, stretching pa lang yan! Para sobrang mong reach! Sa akin walang blind spot pag ako umasinta! Tsaka yun, di ba press algorithm? Hindi na elaborate yung sobrang reach, hindi man lang na ano, diba? Hindi pa nadagdagan ng isa pa, no? Tsaka, alam mo yun, hindi tama yung, hindi normal yung pagkagamit. Sobrang mong reach! Sobrang... Hindi, kasi nirime niya sa quotable speech. Di ba? Quotable speech, sobrang mong reach. Ano niya yung multi, pinerfect niya. Mamaya yes. Sa mga sa mukhang blood sprain aneurysm, pero lucky daw sa crowd. Kasi mga para ko may hidden, kailangan pang isipin at yung mga tangan na naritin, di na kailangan pang ulitin. Pag ito bumitaw ng teknikalang rehiyawan, samantalang ako given putang inang buhay ko. Binigyan ako ng kalabang ni Rarem yung magbaktol sa konduktor.
Alam mo bang mukha kang tukmol doon? Sobrang bobo mo tumugma. Sagana nga sa flow, but... Pero pwede mong pagganahin yun, ha? Yung mag-tukol? Nasa ano yun, eh? Mag-tukol sa pagkabigkas mo, di ba? Yan ngayon nakakita ko sa returns mo, sir, na parang hindi mo kailangan talaga ng perfect, na bawel yung ano. Oo. Yung multi. Either may tatamaan ka ng syllable, ay may tatamaan ka ng consonant, or vowel. Hmm. Kung halimbawa, yung vowel, hindi ka talaga pwedeng kumalas dun. Kung A, E, O yun, A, E, O talaga yun. Hmm. Dun na siya mag-iiba dun sa mga consonant, lalo na yung mga prominente na consonant. Yung ba, L, mga... yung L, nagiging O yan eh. Oo. Oh. Ano ba, yung X. Tingas yan. Diba? Parang narinig na rinig mo siya eh. So pag walang ganun yung, kahit walang S, pag hindi mo nilagay na kahit S yung ano, hihina yung rhyme. Oo. Oh. Diba? Parang ikaw, kahit ikaw mismo maaanoan yun, parang paano kaya iyaano ko? Oo. Yung nagmamaktol, one syllable yun, ikaw ang doktor. Pero pwede mong i-power yun eh. Mamaktol. Ano yun yung M? Ano yun? Medyo O. O, A, O yun eh. Mamo. Mamo. M, L, R. Paano yun eh? Pag ganun eh. Kanyari, yung ta, yung ano, bawal. May O sa ano yun eh. Yung ba si Glock na yun? Ganun mag... Ganun mag-ano. So gagana siya. Gagana siya pero ano naman niya? Tama naman niya. Justify naman niya. Tukmol na. Tol sa konduktor. Alam mo bang mukha kang tukmol doon? Sobrang bobo mo tumugma. Sagana nga sa flow but still sa idea stagnant. Mukha lang malakas pero yung sapak walang diin. Ano ka stuntman? Magaling mag-freestyle pero wala nang movement. Pag wala nang beat na parang stop dance. Tapos nagkakaroon ng pants, puro kahangin, di mo nga afford me si Standard! At kapag hindi makasugat ang mga para! Mas malakas yung 4 bar na yun kasi sa panauna niya. Ano kasi yung, yun nga yung sequencing, sir. Na tama niya yung sequence, hindi random. Oh, hindi siya random ha. Nakaano siya, layered na tier 1, tier 2, tier 3, ito yung... Hindi ko alam kung sa'yo sinabi ni Balakid yung line na yun. Yung... Nang feeling standard. Yun, inataas ko yung standard na parang may kakabit ng ceiling. Oo. Sa'yo yun. Tapos nagkakaroon ng pants, puro kahangin, di mo nga afford me si standard! At kapag hindi makasugat ang mga para, may handa yung pakulo. Bibitaw ng tatay ko si Plasma! Hindi naman magkadugo, Plasma! Magkadugo, it doesn't matter! Plasma, magtatugo, it doesn't matter. Malakas na siya dito. Huwag mo lang piliting isipin, marami pang ipuputok na bala. Red dot, ako ang tutulbok sa kada. Pintig nitong pinupulso ng masa. Mm-hmm. Kung akala mo ito na yung break sa karera mo, magtigil ka. Asan mga cellphone nyo? Mag-scroll na lang kayo ng mga meme, yun lang din naman sasabihin niya. Pinabayaran gamit content sa Facebook. Ayun na ba yung meta? Yun, no? Yun, mga meta, no? Simplex. Pinabayaran, gamit content sa Facebook. Medyo, yung simula niya kasi kanina, parang, ito, matalino, agad na. Hindi niya nilagyan ng ano eh, intro eh. Medyo parang... Walang sample muna bago sinabi ako to. Hindi mo na binasa eh, no? Bago pinasok eh. Parang si Jesus, kailangan mo na mag-magic bago magka... diba? Bago paliwalaan. Kasi ito na, umano na eh. Nag-luminaw na yung ano yun. Yan. Diba? Yan yung ano, sinasabi kong tamang correlation. Ayan na ba yung meta? Aba punyeta! Kaya walang nararating pag-usapang kilometers zero parang luneta! Pero nauutoy yung crowd kahit... Parang nakarating kahit... Kasi zero, pag nasa mga probinsya ka, diba? Yung, zero. Di ba may mga parang ano dun, poste na nakalagay KM? 39. Nagagamit mo yun pag halimbawa kahit wala kang cellphone. Halimbawa nasa next probinsya stop, ka. Next stop, mga ganun. Hindi. Kung halimbawa ano yung kilometer dun, yun yung layo niya sa... Bayan. Sa bayan, sa ano, sa Rizal. Ayun nga yung bayan. Yung sinasabi niya. May nakalagay na kilometer zero doon. Oo. Kasi doon nagsisimula yung ano. So pag lumayo ka doon, halimbawa, nasa Laguna ka. Kung gaano kalayo yung Laguna doon, nakalagay doon. Para mahanap mo yung gitna. Okay din. Pero yung kilometer... May halong trivia. Mini trivia sa Wikipedia. Ayun naman yung meta. Apapun
maganda. Pero nauuto yung crowd kahit low quality at cheap yung gamit. Marketing yun. Sobrang baba ng target, parang government project na yung budget million. Pwesta ko naman ang mga exploit sa walang kalaban-laban at manggagamit ngayon. Kikita ako habang kinukuha ng kang nahihirapan, ito ay poverty porn! Teka, may ano yung ako dyan. Parang sa event na yun, parang nabanggit ato yung poverty porn. Like, maraming beses. Sobrang daming beses. Pero una ko siyang narinig kay ano, kay Akata, kay Nico. Property owned! Property owned! Tama, property porn. At manggagamit ngayon, kikita ako habang kinukuha ng kang nahihirapan, ito ay poverty porn! Ano? Para sa profit? Sige, 3 rounds kitang panggigigilan sa sapak hanggang mukha't bibig mag-violet. Baka sabihin, napasubo ka lang kaya walang imek, crash and roulette. Amateur na daw sila kay Ram, ngayon sila nagsibalik. Itong poser ang kulit ngayon. Ano, napasubo ka lang kaya walang imek, crash and roulette. Siguro, yung ano? Oh, pero hindi naman typically sa bibig yung Russian roulette. Lagi. Hindi, ba parang... Pwede namang sa... Ash! Baka yung nilagyan nyo ng ganun. Siguro. Igigilan sa sapak hanggang mukha't bibig mag-violet. Baka sabihin, napasubo ka lang kaya walang imek, Russian roulette. Amateur na daw sila kay Ram. Napasubo kaya walang imek. Siguro nagbaril sa bibig. Parang may si Russian roulette yung pagkakaano niya. Nakabayaan na natin. Overthink. Yung sila nagsipalit, itong poser ang kulit na yung kamay nagsipalit, may joking ka na ulit. Like ngayon eh, nanday ni Pedro kayo. Kaya hindi lang mata na ngayon kami nagsibalik, mature ka na ulit. Solid. Goods. Solid din yung round 1 ni Hemsay. Yung ano lang, yung simula niya lang, parang di ko in-expect na biglang mag-wordplay natin siya ng marami dun. Parang naka-overwhelm siya. Walang intro na. Lalo na yung pinanggalingan, rekta-rekta. Tsaka nag-rebat siya ng alam. Nang masagot na ni Kriple bago niya pa i-rebat. Tama. Pero solid yun, yung siguro second half ng first round ni MJ. Malakas. Ang punta dun sa Ender. Pero ano ako dun, siguro... Round 1? Dikit pero ano ako dun. Crip siguro. Sa ano ka, sa taste ko ngayon, sa tinitignan ko ngayon siguro, crip. Parang pareho silang ano, magkaiba ng, diba, mas simple yung kay Cripley, kay M-Zite. Nagpapakita siya doon, may internal rhyming siya, may callback rhyme. So, technique yung... Gamit niya. Yung showcase niya dito sa round 1 eh. Si Cripley, todo attack. Ah, yun nga eh. Kay MZ, parang tangin na magaling ako na lyricist. Parang ano siya eh. Tyson versus ano eh, parang ganun eh. Ito si Tyson, si Cripley. Ano kasi siya, wala nang palabok. Parang ganun. So, yun nga, ano nga siya, pwede siyang mag-go either way na. Depende kung ano yung... Pwede ka MZ, kung yun yung taste mo. Trip mo ngayon mag... Technicals, techniques, wala akong masasabi sa techniques na gamit naman nga ang maganda ni M-Side. Pero saka, siya mismo nagsabi na hindi kailangan ulitin yung round ni Cripley. May replay value. Replay value yung ano, yung kanya. Pero kung papanoorin mo ng live, battle rap, hindi mo makukuha agad lahat ng sinabi ni M-Side eh. Unless ikaw yung ghostwrite sa kanya o kaibigan mo siya. Or na-explain niya na sa'yo kaya sabi na nag-practice siya sa harap mo. Diba? Na ganito yung mapupuntaan yan. Yun, magigets mo eh. Pero pag halimba, ano lang, manonood ka lang passively dyan. Parang, uy, marami siyang sinabi pero hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha lahat. Tapos hindi pa malino yung audio, diba? Sa live, yun nga. Yun siguro yun yung basehan ko. Base sa pinagdaanan ko ngayon, yung simplex. Yung mas mahirap gumawa ng simple. Paggaling ka sa... Technically, mas magaling yung ginawa ni... M-Site. Ni M-Site. Pero kung bastusan... Cripley. No? Ganito ang bastusan ganito. Laplapan pa ngayon. Yun nga. Tsaka hindi mo naman pwede sabihin na yung ginawa ni Cripley is...
parang Zaito level ng timing. Hindi naman, may ano eh, may structure eh. Structure tsaka na yun yung ano eh, yun yung nakita ko yung parang tayo na rin yung online class papunta sa ano, sa quarantine papunta sa online class, na elaborate niya pa yung image rin na oh nga no, sa quarantine battles ka na nalaman niya. Mas apparent yung mga fact na sinasabi niya tungkol kay MZ kisa sa mga sinasabi ni MZ tungkol sa kanya. Nakapag-open siya ng bagong ano. Ng bagong maganda yung material. Yun para sa akin. Simplex. Yeah. Simple na complex din kung iisipin. Ako parang ako nga, pwedeng cripple siya talaga. Tornado. Kasi may mga wala tayong na ano masyado kay cripple, parang dire-diretso lang niya. Oo, totoo. Yun nga, walang ganun lagi. Tsaka yung anti-climax na ano, yung umpisa niya na di ako nang mababalik. Oo nga. Eh yun pa isa. Mas well-rounded yung round niya dahil may comedy. May atake. Yung kay MZ medyo galit eh. Tsaka ano eh, parang hindi niya kailangan sabihin malakas yung wordplay ko eh. Si Ripley. Nilalagay niya na lang dyan mas kengkoy pa rin dating niya. Mismo. Medyo nag-explain pa si MZ. Oo. Tama. Okay. Ripley, round 1, round 2. Generic yung banat mo, tangina mo, napakawak. Yung banat mo, poverty porn, pwede mong ibanat dyan sa naka-black. Generic ang putang inang to. Halatado na weak yan. Dinadama yung Facebook memes, tangina mo, nasasaktan mo si Sherna. Oh! Eh, kung titimbang mo yung rebat, ngayon titigan mo ngayon. Yung rebat niya ng first round, ni M-Site tungkol kay Crip na premeditated bago umakyat. Tapos dito na on the spot na on the spot kasi dati. In many levels na tumatama siya. Tumatama tsaka ano eh. Mas simple. Yun nga. Nasasaktan mo si Sher. Tsaka rebattle siya na sinabi niya tungkol sa kanya eh. Diba? Hindi siya premed eh. Hindi naman niya malalaman. Premed ba siya? Eh, pwede yung premed yung pwede mo ibanat sa nakabla. Malatado na weak yan! Dinadama yung Facebook memes, tangina mo, nasasaktan mo si Sherman! Bumalik agad. Tsaka yung mga tao. Mag-agree. Oo, tama yan. Solid yun. Ikaw lang yung kilala kong champion na yung Lighters 94. Walang pumapansin! Pinaka-cute ng 3GS, yung fanbase mo tol, ang cute din. Puta gamer, nag-stream. Kala yung viewers ang taas. Paano may manonood nilalaro mo Candy Crush? Para sa site magka-views, gumawa ng Motus Battle League. Yung pangalan sa Arabo. Si Mot, ginawa mong tus, pinagmukha mo pang adik yung tao. Motus. Sa flip-up nung nag-champion ka, yung premium mo, 100K. So, talaga namang medyo sold. Sa Motus, pag nag-champion ka, pa-premium mo, 100 load. Di ba? Sumabay ba sa B? Nice yun. Totoo yun, ha? Yung mga ganun. Premium mo, 100K. Talaga namang medyo sold. Sa Motus, pag nag-champion ka, pa-premium mo, 100 load. Galing. Nakatagong bias, kabilaan, ulul site, naghahanap ka ng pagkakakitaan. Di ba? Site, kita, yun. Kaso na ako gago. Ano siya sabi yung hiyas magkabilaan? Parang ano, naghahanap ka ng gem. Parang pearl yun yung hiyas, di ba? Oo nga, pero parang sinasabi niya. Hindi yung linya na yung site na kinu-quote niya. Hindi, parang gumawa ka ng liga para maghanap ka mo ng gems. Mga aginto sa underground. Ulul site, naghahanap ka lang ng pagkakakitaan. Yung malinis yun. Gamit na pero... Daw siya nang nakatagong hiyas, kabilaan, ulul site, naghahanap ka ng pagkakakitaan. Masuna o gago! Sige! Nasa paglingpit na sabi,
Delikado ka kasi itong mason, may bigbit na karit. Sulat mong siksik sa dilim. Iiwang kitang patay sa sulok, baril sa dibdib kalabit. Mason pero putang ina malag 4G manuto. Iba, hindi niya kailangan na niya. Hindi niya kailangan sabihin na wordplay yun eh. Nagagago na nga. Mason pero putang ina malag 4G manuto. Kayang gago. Yung karakter. Laban mo ni GL ang lakas. Mumangob ka ng estilo. Talaga namang grabe, Brad. Sa grupo mo, ikaw yung big dog. Pero GL, kapitan. Pero di na yung bago. Sa trabaho, neto ni Sight. Kasi nga, director ka. Kaya normal yung copyright. Oops, may pang-rebat. Nasulat! Copyright? Siguro. Hindi copy. Yun nga, copyright. Dapat tanong yata yun, eh, no? Sa trabaho, neto ni Sight. Kasi nga, director ka, kaya normal yung copyright. Oops, may pang-rebat. Nasulat! Ang kalagtado ni MC, parang di magkakabars yung akusado, guilty. God bless. Diba, pare, talaga ang light mo? Anong klaseng pananaw yan? Anong klaseng Sight to? Sight to? Pae! Sa paggamit ng ganyang salita, isa ako sa illegible. Pero want to ko, laging may hook. Kaya naman, incredible. Incredible hook, yung tayo mong green. Oh, lang sila. Ginagagawa niya yung style niya. Ano, GL. At saka yun, sinasabi niya yung pinagkopyan ni M-Site na ano pa yung GL. Oo nga. Pag naipatulpo, kasi pag tumata, ikaw pag edible. Incredible hook, yung tayo mong green. God. Dapat na ipatulpo, kasi pag tumata, ikaw bagsakan daw yung bulto. Bulto! Tubol! God! Diba? Ito yung style marking na ano. Na, strat! Ang ganda ng strat. Yung parang tangin na pagmumukahin ko ng tangin yung style. Yung style mo, na meron pang dalawang round na baka magganon ka rin, di ba? Ah, shit, galing. Tinarantado na niya sa second round. Galing niyo dyan. Dapat na ipatulpo! Kasi pag tumata, ikaw bagsakan daw yung bulto. Bulto? Bulto! Tubol! Galing! Di ba parang sinasabi niya siya, ako ay serious? Ikaw ay masusyok sa purutain na lupito ang makabagong meta, tawag dito train of poop! Di ba, gago lang eh. Isang veteranong tambay sa East-West. Puta, irrelevant cup. Kasi kung veterano ka, doon ka dapat sa Veterans Bank. Yayabangan mo ko ng experience. Tangina mo, bobo ka ba? Kung grabe na experience mo, hoy pokpok, laspag ka na! Tangina, di porki taglish banat mo, malayo ating pagitan. Di porki spoken in dollar ka, lalamang ka sa palitan. Porki champion, nasa tuktok, bawal ka nang masapawan. Tingin ko sa'yo, tagabundok, panalo sa akin, Himalayan! Galing, diba? Diba? Diba yun yung sinasabi ko yun? Papatayin talaga, kahit ako papatayin ng ganyan. Simple lang siya eh. Simple lang siya, hindi na niya kinilangan pang... Pero ano, parang... Alam mo yun, hindi siya nagkulang sa element ng sinasabi niya ng ganto-ganyan. Diba, hindi na niya inano pa na, Himalayan, asin. Amount in. Dagdaga parang mga ano ba? Yung bato mo, pink. Yung bilang. Saan niya Himalaya? No, alam mong ano eh. Alam mong nanggagago lang siya pero sa kuli. Porky champion ha, sa tuktok. Bawal ka nang masapawan. Tingin ko sa'yo, taga-bundok. Panalo sa akin, Himalayan! So, gets ang mga tao. Sarap mag-ganyan yung... Stupid bitch! Gago! Galing eh! Na ano niya, lahat ng weakness ni MZ na nasaksakan niya. Nailagay niya sa corkboard lahat eh. May nag-isipan. Pagkatalish magdamag! Kala mo naman talagang palaban! Eh yung grammar mo ka-level ng I am born to be fight ni Badang! Stupid bitch! I'll use English to end my round! I'll go back to being safe and sound. I will only lose when there's only one in
something that you can. Yun yung sinasabi ko. Parang isang ito natatawa pag talaga. Galing eh. Parang kasi ano, parang nakikita ko dyan, parang tinatanggalan niya ng credibility si site. Mag ano, mag-English ka pa eh, may ganito kang background, parang gano'n. Okay, yung yeah, so. Tsaka iniisip na MZ, puta, hindi nagagamitin sa akin yung Yukon Pound kasi... Gamit na gamit. Tagay na ginamit. Diba? Yeah. Nawala ng credibility kung saan mag-taglish pa siya. Oo. Di, tsaka ano, alam mo yun, nagawa niyang ma-recycle yun na parang kahit na ilang beses na ginawa, na ipasok pa rin niya dahil sa sabi niya, mag-i-English ako. Mm. Dahil yung topic eh. I'll use English to end my round. Tapos napasok niya pa yung I am born to be fighting battle. Oo, oh, diba? Sa may, sa apat na bar na yun, na parang niya, kumbaga yung utak ng tao na nalilid niya doon, ayaw nga, no? Oo nga, parang si Badang pa yung ginamit na. Measuring stick. Gagod talaga. I'll go back to being on safe and sound. I will only lose when there's only one name that you can pound. Parang yeah. Ano nga eh. Malinis na naman. Parang kung hindi mas malakas. Same. No? Dahil sa Himalayan eh. Mm. Dahil din sa mga... Iba yung crowd reaction sa Himalayan. Pati rebattles niya. Ganda. Diba? Malinis. Nasuportahan ng rebattles yung material niya. Na-end niya ng gano'n na naman, malakas na ender, tapos nakapagpasok siya ng quotable, yung Himalaya, di ba? Ganda. Wala pa akong kilala sa flip top, or ikaw, baka na ano, gamit, nagamit na siya pero sobrang ano kasi. Sino? Himalaya? Narinig ko na siya somewhere na parang Himalayan, pero hindi gano'n eh, parang hindi na elaborate ng tama. Yan, bundok, Himalayan, yun na agad yun eh. Maganda pa rin siya. Ako, bibigyan ko pa rin ng pasok. Siguro narinig mo, pero hindi siya... Hindi tama yung pagkagamit. Walang pumuri, alam mo yun. Galing yung first time siya na ano dito. Siya yung pinaka may magandang version. Ano yun? Galing. 9 ako dun. 9 ulit. Kanina 9 yung 1 niya. Para sa akin, mas malakas to. Para sa second round. Plus rebattles kasi. Yung Himalayan parang walang kapantay. Kung ganda na crowd eh. Hindi lang din yung Himalayan kasi na wordplay eh. Yung papunta kasi dun eh. Ang maganda yung bagsak. Yung bagsak tsaka yung momentum niya hindi naputol na parang tumalon ka ng topic bigla. Mm. Parang nakakonekta siya yung pagka same transition niya dun sa next line. Same siya sa ano eh, ginagawa ni ni M-side ni GL, pero mas ano siya eh, mas hindi niya pinapalutang yung mga term na parang... Hindi niya pinitake too serious sa range. Galing. Yun ang gift sa kanila. Solid nun. Okay, round 2. M-side. Let's go. Yeah! Oh, diba? Sabi ko sa inyo, pag ikaw bumitaw ng kaisa-isang teknika lang, mahihiyawan. Mali nang yan. Predictable. Isa kang... Wack! Shit! Dapat, mali yun! Dapat din sinabi yan. Oo, parang... Passion beater. Oo. Oh. No? Parang ako lang yun kay Lil Chun. Ano yung ano? Yung hinawan mo? May gusto niyong mababaw. Asal talo mo? Sabi ko sa inyo, pag ito bumitaw ng kaisa-isang teknika lang, mahihiyawan. Mali lang yan. Predictable. Isa kang walk-type tracker. Yung poverty porn bagay doon sa naka-black kasi nga, Black Lives Matter. Taki ng mga linya yan, puro lang pabida. Nag-stream ako ng kit. Medyo hindi lumanding yun ah. Pero maganda yung rhyme. Poverty porn sa naka-black kasi Black Lives Matter. What do you mean by that? Yung poverty porn bagay doon sa naka-black kasi nga, Black Lives Matter! Good one. Tapi ng mga linya yan, puro lang pabida! Hindi, maganda yung rhyme eh. Minulti niya yung rhyme. Ganda. Train ako ng candy crush kaya ka makulay yung mga nabubukong linya! Oh. Ay, nabalik niya. Tapi ng mga linya yan, puro lang pabida! Nag-stream ako ng candy crush kaya ka makulay yung mga nabubukong linya! Nice. Ano yung rebat, so lang? Ha,
Natutuwa sa sarili. Nagpipigil. Ano ba? Ano ha? Tagino. Parang, King Kong eh. Last ni Sai, last. Stream ako ng Candy Crush kaya ka makulay yung mga nabubuo ko niya. Hello. Last mo Sai. Unbelievable bro. Tangin na nyo, wag mong isisi sa akin pagka-predictable nyo. Okay. Sabi na kayo yung Beatles, sila daw ay nasa flip top rooster. Rooster? So kaya pala 2-on-2 kasi may kakampi ka. Si Tuper. Nice. Galing. Rooster Tuper. Nice. Sa akin na ka, meron ng Google. Loser! Dahil sa'yo, nasa baba ako ng booster! Rooster! Ito ba ang anok mo? Yeah, buti na haluan niya ng ganito na. Mas may ano? Just stiff yung first round niya eh. Tsaka yan yung dating yung style, yung kanagang assassination. Ewan ko, bigla natuwa din siguro siya sa ano. Nakamero ng Google! Loser! Dahil sa'yo, nasa baba ako ng booster! Rooster! Ito ba ang anok mo? Mga tao na yun. Kaya nakakita utak! Tapos sa sulat na alamang? Eh alam niya nga sa tugmaan, gusto mo ng booster? Para matuto ka naman? Si Topper yung seaman, tapos ikaw ang corny mo! Yun ang eksena mo doon. Itsapwer ang meron na naghangad ng big fish pag ahon lumabas megalodon. Ganyan ako kalusid. Iba yung balanse kahit one line natatawid na parang lubid. Ikaw from point A to B, it takes time para kang cruise ship. Kaya kung palawakan lang kung para sa'yo ako ay tubig. Uy, tubig. Kung nag-react yung mga tao, nagamit na yun ah, labo. Applicable kasi sa'yo, parehas ko lang kayong pinagmukhang bago. Ano? Masog na ba? Gago! Pasensya sa mga umaasang mapagtitripan ako nito. Masungka ako yung pader na di mo magigiba na kapag dumuhos pang konkreto. Ganyan ang construction, fluid, yung flow mo, shift pang Poso Negro. Mapabate mo kahit sa kanta, putang ina mo! Para kang tubero. Oo, tubero. At ang matalo mo ako ay fight dream gising. Fight ito dream. Ang reality. Hindi lahat madadaan sa fight comedy, dream. Lalo na yung... Fight dream. Parang malabong... Ba, nagiginip? Malabong pangarap na matupad. Putang ina mo! Para kang tubero. Oo, tubero. At ang matalo mo ako ay fight dream gising. Ito ang reality. Hindi lahat madadaan sa comedy, lalo na yung quality and the quantity. Yung mga komedyante dito, multi-million views, ikaw ang pinakamalala. Lugi pa sa talent fee. Malamang hindi ito umabot ng 1M sa tindi mong humatak pababa. Gravity! Tapos, may tanakaw pala to. O, takila. May minakaw to. Minakaw, ano? Magre-rebat ka. Di mo ko kayang i-manipula. Change topic na, huwag na i-handle na magnanakaw siya, baka ibalik mo pa. Ganyan umadlib ka na. Sulat niya ito, pasok sa top 5. Eh pwede na nga ito sa high 5, no need na malaking bayad. Tapos sa YouTube, nagkakaroon ka pa ng highlights. O di ba, hirap mapaliwanag. Highlights mapaliwanag. J.M. Lopez, hip-hop heads! Eto, master of crowd control. Ano ka, head bouncer? Master niyo? Ano ka, head bouncer? Paano papaniwalaan? Niwalaan bayad na sa quarantine ba isalang ng makitaan ng kahinaan? Halimbawa, di mo ba kayang pumatid o walang binabanggit na ibang MC? Sa bagay, diyan ka lang nagkaka-hype. Parang host ng awarding, banggit pangalan, kaya may sigawan, ganyang kaka-parasite. Para may punchline, gagamitin, uprising. Ano na? Ganyan na lang ba lagi? Ako di ko kailangan yan, pangalan ko palang pambala na. Kaya nga natatangi! Teka, may gamit na yan. Ikaw? Di ko kami. Yung sinasabi, sa laban nila ni GL,
pambala na nagamit mga pambala na pantangi. Pistol. Nagamit ko rin kayo pistol. Paano yung pagkagamit na sir? Yung parang pangkaraniwang pangalan yung pambala na. Pero ito mas malapit kay Sahed. Ano na? Kasi yung kay Sahed mga pambala na pantangi, di ba? Ganyan na lang palagi. Ako di ko kailangan yan. Pangalan ko palang pambala na. Kaya nga natatangi. Ikaw, dito ka lang dinadayo. Hindi ka pang aspakan, pang gubat. Paano pa sa Dabaw? Yung pagpili mo na yung pambala na ko. Sa sasama din kung gano'n. Oo, oh, common tsaka proper lang. Ano lang, no, parang... di naman totally dahil ginaya. Siguro pa, nagkapareho lang, no, siyempre. Ano ba ibang maiisip mo pag narinig mo yung pambala na? Yung pambala na, di ba? Siyempre, yung counterpart niya, yung pantangi. Di ba? So, di naman siya ganun kahirap isipin na wordplay. Pero, pag first time mo siya maririnig, parang, malakas. Oh, ba't di ko naisip yun? No? Ba't di ko naisip yun? Kaya nga natatangi! Ikaw, dito ka lang dinadayo. Hindi ka pang aspakan, pang gubat. Paano ba sa Dabaw? Yung pagpili mo ng mga reference ang sumasalamin kung gano'ng kakababaw, dinadala ka lang ng sigaw. Kung walang sila, walang ikaw. Ang pinakamalinaw na paghahalaw, ikaw yung taing nasa ibabaw ng kalabaw na nasa paanan ng langaw. Hindi mo ako kayang kekoyin sa ganito. Tung corny, pupugutan ang ulo, malamama sa tano. Bolo lang sa tata ko, at tung usapan ay may presyo, tiyak, managaga ako sa ulo na at katawan, parang nagkalasang kawatan. Ito ay madali ang hatian. Lagi mong tandaan na matatalo mo lang ako kapag wala, ako. Wala akong makitang dahilan. Malakas din yung eyesight. Parang pareho silang malakas, pareho silang lumakas. Mm-hmm. Pero inaano ko yung meaning nung ano, matatalo mo lang ako kapag... Kaya ano yun eh, kay... Oo nga, kay Creep. Pero yung meaning niya... Wala akong makita na yun. Kasi kung nag-iisip pa siya, tas parang... Hindi, kaya ayun yung gusto niya i-meaning eh, na wala akong makita dahilan na matatalo mo ako. Pero kung ikakabit mo siya doon sa kapag... Mali siya. Hindi, tiyatanong ko nga eh. Ay, parang ano na siya, magkaibang... Magkaibang meaning na. Magkaibang ano na siya. Masatalo mo lang ako kapag wala akong nakitang dahilan. So, pag... Oo, oh, okay, tama. Mali yung ano niya. Pag, siguro, kinat-short niya na doon, that's another, ano, another line. Parang pag ano lang, pag, sana, pag dinire-diretso siya, iba yung meaning niya. Doon, sana ko nilagyan niya ng bulag. Kung nakabita mo ng bulag yun, ang ganda ng sulat na ako. Wala akong makita na yun. Pero ako, para sa akin, dikit pa rin. Round 2. Pero pareho malakas eh. Siguro creep pa ako nga. Creep pa rin or tabla. Tabla ako sa round 2. Tabla ako sa round 2. Round 1, creeply ako. Round 2, parang din ko tabla dahil malakas. Malakas din yung eyesight. Oo. Ano na rin? Aggressive na. Aggressive, tsaka may comedy na rin sa dito sa round 2. Na tinabayanan niya yung comedy ni Creeply. Anong pinakita niya? Kaya ko rin magpa... Tsaka nabawasan yung ano niya, palabok. Oo. Siguro, tayo. Ano na ba to? Round 3? Ah, round 3 na itong tayo. Creeply? Mm-hmm. Okay, round 3. Generic talaga! Generic! Putang inang technique yan. Yung banat mong tubig, pwede mong ibanat sa electric pan. Tapos, sombrero. Aba putang ina ka. Ikaw kung magaling kang magbalik, yung stepdaughter mo, balik mo sa tunay niyang ama. Gago! Ang ina mo na. Ang ina mo na. Ang ina mo na. Ang ina bigla sinaksak sa puso ako. Killer line yun. Hindi, para sa akin killer line yun. Kasi unpredictable eh. Biglang stepdaughter mo puta. Ang ina mong Ripley. Cold blooded. Ganda nun. Kasi ano yung parang binigyan ka ng sense of comfort eh. Yeah. Tapos biglang yung stepdaughter mo balik na sa tunay. Ang ina, cold blooded shit. Yeah. Gago na as. Putang ina ka. Ikaw kung magaling kang magbalik, yung stepdaughter mo, balik mo sa tunay niyang ama! Kumpal na tao!
Seryoso lang. God. One yun. Isang matinding points yun. Kalaban ko'y sikat. Yung bars ang bigat. Grabe mag-wordplay. Isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Sa banat niyan may soju. Electrolytes. Bangis mo na MC. Mahiya ka sa itang ina mo. Tinigilan na nga yan ni Flick G. Oy, late bloomer. Yung mga Google Raps. Ang inang yun. Magtara yung zone. Mantle, mga core. Ayop na yun. Mga metatarsals, mga metacarpals. Lakas. Cell. Electrolytes. Bangis mo na MC. Mahiya ka sa itang ina mo. Tinigilan na nga yan ni Flip G. Hoy! Hoy, late bloomer! Makulit dun sa punto niya. May nauna na dun. Oo nga. Eh, yung punta eh. Parang may nauna na dyan sa ginagin. Ginigilan ni Flick G yan. Which is lumakas pa. Goods. Bangis mo na MC. Mahiya ka sa itang ina mo. Tinigilan na nga yan ni Flick G. Hoy! Hoy, late bloomer! Natuto ka lang mag-workday. Kala mo bagong stilo yan. Sobrang late. Kanina niya lang. Nalaman patay na si Rico yan. Bago mag-pandemic, talunan to. Ako patuloy sa arangkada. Kung nakasalubong ko to si Gilagid, sugat-sugat to tila merong gingival hyperplasia. Gago ka! Gingival hyperplasia. Sabi ko sa'yo, kaya inaasar na Hasbula sa Gilagid. Diba? Ano rin yung Gilagid ni Hasbula? Ang galing eh, parang tangin na kinukupalis. Kung nakasalubong ko to si Gilagid, sugat-sugat to tila merong gingival hyperplasia. Oh, ano mo? Kinugil ko lang yung ginaya kita! Diba? Wala ko kailangan itangki! Oh. Kaya magkamagastang nasa top man! Fuck Google! Ako ay hayop mag-isip! Malataras saan sumunod yung bagong version! Hindi ka technical! Pag-isalita mo may jargon! Isa kang flinch na argon! Nakobyas tayo! Hindi yung galing! Parang makagagong isargon! Bang! Panginan! Debut battle ko kay Invicto, sabi ko! Nagsulat ka sa libro kaya resulta pahina. Sabi na kay Plasma, para kang libro kasi pahina ka ng pahina. Uy. Laban ko kay Ringe, sabi ko, kahit ikaw ba ay si Ringe, malabo kang makatusok. Sabi na kay J Block, di aabot sa operating room ng doktor, parang si Ringe sa ospital. Uy. Ganda, ganda. Galing niya! Ako'y nakakahalata na! Putang ina mo, M-Sight! Magnanakaw ka ng asawa! Nabo! Putang ina, unpredictable! Yung parang kala mo, baga, bigla si Nipa eh. Gago! Hype na replay doon, lakas! Boxing, bigla si Nipa eh. Malakas, malakas! Putang ina mo, M-Sight! Magnanakaw ka ng asawa! Alam mo, linya eh, no? Oh, malapunan! Yung asawa mo na single, ma'am? Puta mo kasang single, dad! Pag nakagrupo ko siya sa gang, tatawagin ko siyang Brad! Ako si Creepy! Unpredictable galaw, di mo alam na gawin ko! Tipong pag nag-threesome tayo ng asawa mo, ikaw yung kakadputin ko! Galing, galing! Hindi mo ako mahuhulaan hanggang sa ikaw ay mabad trip. Magkakanvas ako sa gag bars, tas bibiling ko puro hype beat. Yayayain kita ng collab. Gagawa natin ang music video. Pagsusuotin kita ng puro pink kasi jingle ni Robredo. Tagabi ako ng video. Kaya kung idol nyo, kawawa sa akin. Pati sila di mahulaan kung paano kawawa sa akin. Pinuhat ka ni Sherman, alam mo yan. Kaya nung dos por dos, umabante.
Nung zoning with Manda B, si Manda pa mas kuminang pre. Di lalamang tong bobong to. Bars mo'y hindi dominante. Tulad ng karir mo sa 2-on-2 sa pau kapag may komedyante. Isa kang walang humor support pa na generic na tampuka. Sa lakasan to ng bagyo, bakit ka lumabas sa puta? Kung pabigatan, Diyos mio, nang wawasak sa akin ng sobra. Parang si Crazy Mix sa mio, nakaang na si Luxuria. Talaga? Nakapakagaling ka. Sabi niya, ito kay Luxuria, banat mo pang playboy, kada beat may rabbit. Sir Smuglas, banat niya daw pang playboy, kada beat may rabbit. Kada beat, may rabbit. Tay-tay bars kong gagawin to, mukhang kada brief may magic. Yan, bars pa more. Yan ang napapala, magician, naglabas ng rabbit, meaning biglang nawawala. Gumawa ng history, champion sa lahat, kaya naman naging well-known. Pero burado yung history, parang mga UGs ko sa cellphone. Tangina, talagang pinangalanan yung website. Yung sinabi yung porn eh. UGs ko sa cellphone. UGs talaga eh. Magaling. Gumawa ng history, champion sa lahat, kaya naman naging well-known. Pero burado yung history, parang mga UGs ko sa cellphone. Hindi na kailangang panalimin. Lumaki ulo na ito ni Bobo. Sa palabas nag-aasta na king. Kung gagong to, astang bitsoto. Kaya dapat sapulin. Yan lang. Bitsoto! Dapat sapulin! Bay! Alam mo, seryoso siya. Ako sa'yo'y makakalampas. Magpapatalo lang ako kapag nag-group hug si Arin Akata at class. Alin men, wala akong masabing. Gagi all three rounds siya malakas eh. Malakas. Wala siyang parang pinili na itong round na to yung mahina ako. Wala lahat yun, parang pagano'n niya sinulot. Okay, pataas no? Actually, palakas siya ng palakas dito no? Ganda, maganda yung ano niya, yung mga pinili niyang targeted na ano. Tsaka hindi mo masasabi na simple yung ano niya eh. May mga 4-bar rhyme scheme siya na isang rhyme scheme ng Malakas din. Nag-improve din yung kumbaga sa dating Cripply. Well, hindi na ganun dati yung rhyming niya eh. Ngayon parang mas... Tsaka gago siya sa ano mga angle niya. Alam mo yung rebat niya connected pa rin sa nanakaw ka ng asawa. Na-callback niya pa rin, no? Galing. Malinis, yun yung masasabi ko. Tsaka yung comedic timing. Galing. Yung timing niya sa comedian. Kala ko isa, seryosohin niya yung sapulin. Kala ko, gago to. Nag-work nga kasi ginawa niyang patawa eh. Tapos ano? Diba? Gago. Galing. Parang ganyan yung mga gusto mong wordplay, diba? Parang ganyan yung yung non-verbal ano yun nung gumanon siya. Yun yung gusto mo, diba? Bigsoto, sapulin. Parang ganyan yung dating eh. Galing, magaling. Okay. Galing. At round 3 ni Zay. Ayaw talaga ng Arik. Pagin ang mga baray ang low level. Ayaw na ba yung highest? Sa pulin, binamat niyan ni H. kay Jeram sa Titus. Tapos ako pagbili. Pero kasi ano eh. Nadagdala ako ng mga linya. Parang kasi ano yung ginamit nilang beat. Hindi, sa ano yun, napanood ko yung kay H versus Jeram lang sa pulin. Pero ano nga eh, parang ginawa niyang ano to eh. Ang get of English sa wordplay, ang hindi niya naman yun ano. Hindi naman niya parang, ako gumawa nito. Original ko to. Parang nanggagago lang siya. Nanggagago. Pero tinake ni MC ang opportunity to para sabihin na magnanakaw ka. Kaso wala na, hindi talaga. Ayun naman yung highest. Tsaka, sa pulit. Ano eh, walang parang mag-back up na ano na talagang sinabi yun. Konti lang naman na nakakanood ng Titus. Yun. Diba? Binanat niya ni H kay Jeram sa Titus. Tapos ako pagbibintakan mo na nagdala ako ng mga linya mo rito. Putang ina mo, kung di pa nga kita nakalaban, di ko malalaman, MC ka dito. Kaya wag mo akong taunahan sa pagiging tatay ko, tang ina ka. Hindi ko na sila kailangan ibalik, kaya ko silang buhayin mag-isa. Yan! Lover boy bars! Hindi,
pakiramdam niya nakabawi siya eh. Alam mo yung kanina na ano? Hindi pa, hindi. Hindi, meron siya ganyan din kanina eh. Yung lumalaki yung mata niya. Ano? Predictable. Oh, predictable ba? Ano ba? Sinulat ko ba? Sinulat ko itong rebat? Parang ganun eh. Naas eh. Oh, tama nga. Makikita mo sa body. Body language na lang ako. Para sa pagiging tatay ko, tangina ka. Hindi ko na sila kailangan ibalik. Kaya ko silang buhayin mag-isa. Pati yung titig eh. Rebat. Pag sa mga ganun, halimbawa, yung sinabi niya ano, 'di ba? Ano ba yung nirebat niya? Malakas na linya 'yun eh. Yung ano, iba ibalik mo yung step kung magaling na magaling magbalik-balik mo yung step. Kung sa ganun, ano ba nirebat? Binabawas mo ba yung point dun sa hindi. Nagsabi? Hindi pa rin eh. So ano, ini-score lang yung rebat. Oh, score lang yung rebat. Pero hindi babawas dun sa point nung hindi. Nagsabi. Depende na lang kung talagang naano niya. Nabalik niya nang masakit. Ito kasi more on ano, binanggit lang. Savior ako. Parang ganun yan eh, kayo kasi lang isa. Eh, parang... Hindi siya total argument. Oo. Parang tinanggap mo yung sinabi niya. Hindi siya reversal ng argument. Parang prinove mo lang yung point niya na... Tama. Parang ganun. Hindi siya masakit niya. Pero malakas. Nasave niya yung sarili niya. Hindi siya masakit. Hindi siya masakit para doon sa kalaban. Pero nakapag-save face si MZy dahil napagtanggol niya yung... stepdaughter niya, napagtanggol na yung pamilya niya. Kaya parang masarap sa loob niya dahil wala. Hindi siya uuwi nga. Hindi siya uuwi magsisisi na. Puta, pag di ko nirebat yun. Parang si Buko daw kaya, no? Siya eh, parang ganun. Ay, oo. Hindi narebat. Hindi narebat. Ito, parang na-shave ko yung ano eh. From... At minsan, puta, kahit matalo ka, basta narebat mo yung... Okay na yun. Diba? Parang enough na yun para... Matapos uuwi ka ng masaya eh. Diba? Napagtanggol kita, babe. Kaya ko silang buhayin mag-isa. Wala ko kasi reaction. Ang ina mo, pe-personalin mo ba ako? Panis ka sa akin. Di ko tatamay asawa mo, tang ina, ba't ko siya titirahin? Oratory freestyle na lang, Ken? Yun lang mismo, no? Minsan pag hindi nakapagpigil si MZy, pag ino-overdo niya pa rin. Ino-overdo niya yung rebuttal, minsan nakakasama. Oh, parang... Parang okay na eh. Ganun eh. Hindi, okay na yung unang mong sinabing rebuttal, tapos yung sunod pasok sabihin, na average. Pasok mo na yung... Pasok mo na yung... Pasok mo na yung round mo. Pamamutang ina, ba't ko siya titirahin? Yun ang wala kay Cripply. Okay. O round 3, freestyle na lang, Gan? Freestyle. Utos naman 3G dahil siya ay... user ng data, whoa! Wala ka ng gigs. Galing. Okay ka pa? Eh wala kayong pinagkaibanin. Mapag nag-wordplay ka na! Yun yun. Pero gusto na tayo, hindi lang pang Oslo. Karayin ba ng gigs yun? Hindi eh. Kung siguro wala, talaga okay siya. Okay ka pa? Eh wala kayong pinagkaibanin. Mapag nag-wordplay ka na! Ewan mo pero bakit. Gusto na tayo, hindi lang pang Oslo. Hindi ko alam. Ang daming placeholder dun eh. Oh, ano mo ilagay sa MCA, MCB? Pero kaaway niya? Siguro yung... Yuni ko. Siguro ganun. Ah, okay. Kasi parang tinatawag nilang wordplay kings yan eh. Yuni ko? Mm-hmm. Ah, okay. So di niya lang binanggit. No? At saan nalaban niya kasi? Ang quarantine. First leg ata. Oo nga. Baka nga si Yuri ko. Okay ka may internal ba? Na bibigay? Ubus naman preaching dahil siya ay heavy user ng data. Whoa! Wala ka ng gigs. Okay ka pa? Wala. Eh wala kayong pinagkaibanin. Napag nag-wordplay ka na! Wala clue. Pero gusto na tan? Hindi lang pang Oslo, pang apocalypse ang aking sobrang dala. Walang katapusang 3JS pa ba? Tanganas! Onslaught? Yung sa Marvel? Marvel vs. Capcom? Siguro yung pinaka-word na Onslaught siguro yung ginamit. Onslaught tsaka Apocalypse, di ba? Sa Marvel vs. Capcom? Tingnan na natin. Pero gusto na tan? Hindi lang pang Oslo, pang apocalypse ang aking sobrang dala. Yeah. Walang katapusang 3JS pa ba? Tanganas! Sa boss stage ka na!
Kaya kung ano? Gusto mong mag-call out at mag... Kala ko postage, sabi niya. Ano? 3GS. Kasi Apocalypse, diba? Tsaka si Onslaught, boss. Pero kung sulatan, hindi lang pang Onslaught, pang Apocalypse ang aking sobrang dala. Walang katapusang 3GS pa ba? Tanga na sa postage ka na! Kaya kung gusto mong mag-call out at magpasarin, huwag naman yung chat. Kaya kanina ng first... Round yun, yung parang final stage ka, parang gano'n. Oo, ano. Wala, naunahan siya doon. Ito walang pagpig sa aking sobrang dala! Walang katapusang 3GS pa ba? Tanga na, sa boss stage ka na! Kaya kung gusto mong mag-call out at magpasaring, huwag naman yung chapitol. Ito walang patid ang mga line sa kada ring, naka-anikol. Effort daw silang ng Bicol, bakit di ka flexible? At pag-usapang magaling, invisible. Andiyan pa rin, walang apoy, walang dating, kano naging Fantastic Four. Pero sa Bicol MCs, top tier kahit below minimum. How? Kasi nga provincial rate. So in summary, ganyan ang negative ang South, para kang artisan plane. Hindi ko alam yan. Nag-healthy living, sa bar, parang legal age. Pero kung bagay, mag-usawang give and take hanggang itong kabit, maging gulay na parang legal steak. Ang predictable galaw, pasok pa rin sa bar, parang legal age. Masyado ng maraming elementong involved eh. Usawang give and take hanggang itong kabit, maging gulay na parang legal steak. Kabif. Kabif? Maging gulay. Kala ko kabib sabi niya. Kabib! Naging gulay ba si Kabib nung naglaban sila niya, no? Iniisip ko pa. Kabif pala. Sa bar, parang legal age. Pero kung bad fight, huwag usawang give and take hanggang itong kabib, maging gulay na parang legal steak. Okay din. Di ba last din? Ang predictable galawan mo, kaso aking laser focus ay on-site, malahok ay. Yung mga suntok ay di mapoporsi kahit ng 4-eye. It's a long night, di kami makatikim ng kaliwa, it's all right, dikit-dikit ang punch. It's a long night, di kami makatikim ng kaliwa, it's all right, dikit-dikit ang punch, pikit ang both eyes, bugbog sarado. Ano close? Minsan may, ano, si M-Site, minsan makayos yung R niya, minsan nagiging love. Minsan nagiging rrr. Ano yun sa, siguro yung pagkakasunod-sunod ng ano niya. Kasi kay Harlem, laging love, di ba? Kahit tayo may gano'n yun, parang hindi mo ipagsusunod yung H at saka L, mga gano'n yung susunod na salita. Mabubulol ka talaga eh. Dalawang H, hindi mo masasunod. Ha! It's a long night, di kami makatikim ng kaliwa. It's all right, dikit-dikit ang punch, pikit ang both eyes, bugbog sarado! Ano close fight? Willing akong tapusin ka kahit hindi ka interesting na parang long post. Pinaka-creative mo na linya tungkol pa sa titi ni Anigma. Puro ka low blows. Nakahanapan pa rin ang butas anumang lawak ng field na parang golf course. Jokes over bus o bus over jokes. I'm the best of both worlds! Kaya kong mag-apoy kung kailan ko gusto. Ikaw, nakakapasa ka lang ng apoy pag may kasindihan. Ang layo ng pagitan ng karera natin para masabi na dikdikan. Ang layo ng karera natin para masabi na diktikan. Hindi porkit, flat trip, emati, top tier na. Mahila ka nga sa mga pandiktikan. E sa listahan at sa dami ng mga promising, wala ka pa sa kalingkingan. Ano, nakakatawa pa ba? Na nandito ka lang dahil kailangan may Bicol represent kasi ahon? Ano, nakakatawa pa ba? Na pumayag lang ako makalaban ka dahil di daw available yung ibang champion? Oo, nakakatawa ka! Yung hinahin ko ay food for thought at yan ay deadly consumption. Kung laughter is the best medicine, ito ang allergic reaction. 6 years ka na dito. Ang laking insulto sa akin na makalaban ka kung kada battle ang goal mo lang manalo. Hindi ka deserving sa gantong performance. Sadyang ganito na talaga ako! Pero kung hanggang ganyan na lang ang kaya mong ipakita sa tao, magkusa ka na mag-quit, bigyan mo ng chance yung mga bago. Malakas din naman yung round 3 ni MZ. Ano lang, may mga siguro, may mga gaps. Oo. Doon sa... Kung titignan mo yung kay Krim. Parang may malakas, biglang may... Sa tulad nung ginawa niya sa rebat, sinundan niya ng average na linya. Yung ano?
Tapos parang yung bilib mo parang nabawasan. Nabawasan. Tapos may sasabihin ulit siya malakas. Tapos malakas, biglang parang ano na. Yan, ano, yan, yan yung problema pag nag-iipon ka lang ng punches. Hmm. Yung... Walang ano, walang narrative. Iba kasi pag ano yung sinulat mong isang diretso. Yung linear? Oo. Oh. Kesa yung sinulat mo siya ng random, o dito yan. Iipon mo lang yung mga punches. May sequence ka pero ano, kung titignan mo yung kabuuan, parang hindi siya nagtutugma, parang meron. At saka kung ano yung pinupunto? Ito makikita mo. Yung mga elements lang yun. Ano ba yung sinasabi mo sa kalaban mo? Ito, diba? Ito nga tama natin kanina yung fill in the blanks. Yung kay M-Side, ito siya. Ito yung ginawa niya. Yung kay Cripple, alam mo sinulat ng ano yun. Isang diretso yun. Sige, enjoy siya abang sinasulat. Isa ko talaga yun. Parang ganun eh. At saka mas pang-confrontational yung yung banat ni Cripple. Ako, hindi ako credible magsalita about sa ano technical tsaka sa mababaw kasi ano eh, malalim ako eh. Kumbaga, yung mga labang ko dati eh. Ngayon may natututunan ako sa labang ko dati. Na parang hindi ko dapat pala ginagawa yan. Hindi naman pala ano, hindi pala technicalities yung ano. Na bukod sa hinahanap ng tao, kumbaga, kung wala kang dapat patunayan kung ano eh. Tsaka feeling ko magkaiba kasi sila ng intention. Si Cripple gusto niya talunin si M-Side. Si M-Side gusto mag-exhibition. Yun yung ano ni M-Side. Ayun, yun siguro yung nakapagpakuha sa akin kay Cripple. Na... Kasi kung gusto yun ni M-Side, pwede rin naman siyang mag... Oo, oh, mag-M-Side talaga. M-Side talaga. Yung M-Side na prime yung dating-dati pa. Ako, para sa akin yung laban. Ako, malinis ako, Cripple. Round 3. Round 2 tablo eh. Oo, nandun ako sa tablo eh. Round 3, lakas kasi nung dating nung ano, performance ni Cripple. Iba talaga. Pero, may rebuttal din dito si M-Zite eh. Na-rebut niya yung isa sa mga haymakers ni Cripple. Pero kung punch, Cripple eh. Punches, no? Nag-rebut din si Cripple eh. Nag-rebut din pala siya, no? Kung titimbangin mo, na-rebut ni Cripple yung word na balik, tapos napasok niya pa yung angle na nang-agaw ng asawa, alam mo yun. Nasuportahan pa hanggang sa baba eh. Tsaka yung ender ni Cripple sa round 3, mas malakas yung ender ni M-Side. Tsaka hindi niya kinontradict sarili niya, si Cripple. Kumbaga wala siyang sinabing mahirap ka, tapos mayaman ka dito. Parang gano'n. Hindi, yung ender ni M-Side, di ba? Parang bigyan mo ng chance yung mga bago. Naiiwan ako. Kumpara dun sa ender ni... Cripple na. Cripple yung papatalo lang ako. Kapag napagyakap mo si Akat at saka Anik Maklas. Ayun, parang siguro kung titignan mo. Seryoso versus... Well-constructed yung kay Cripple. Mababaw pero hindi mo masasabing mababaw. Kasi concise. Merong ano eh, may backdoor na tumatama eh. May connection sa likod ng mga sinasabi niya. Hindi siya yung... At saka may effort din yung ano eh, yung pagtugma niya eh. Hindi siya yung parang... One syllable na ano. Kaya. Parang si ano, si Kendrick. Di naman laging technical si Kendrick eh. Minsan, mag-i-speech siya ng... Isa lang yung syllable na nag-rarime. Minsan nga, wala pa eh. Tapos meron din siyang holo rhyme. Meron din siyang flow na ganito. Kapag hindi mo kailangan mag-stay sa ganun. Sa round 3, parang nahuhulog siya sa preference eh. Hindi siya ano eh. Parang ganito rin yung paramdam ko nung napanood ko ito eh. Maganda yung point, parehas. Magkaiba sila ng ano eh. Mission. Oo, yun nga. Magkaibang mission. Itong isa, parang wala kasing drive si M-Zite na talunin si Cripple. Oo, kasi siguro. Kasi nakikita mo sa mga sinasabi niya dito, gusto ko mga isang buhay champion. Pero, si KCD nagpas, di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin yan habang binabalasubas ka ng kalaban mo. So, walang points yung ganun. So, round 1, round 3, Cripple ka. Cripple. Round 2, tabla. Tabla yung... Ako tingin ko, round 1, Cripple. Round 2, tabla. Round 3, hirap eh, no? Pero parang bahagya kay Cripple. Oo. Bahagya dahil... Hindi mo kayo question yun eh. May dragging parts kasi si M-Side sa third round na konti eh. Na parang, uy, parang ano na to ah. Ano na? Leftover bars. Kasi mas malakas yung round 2 niya eh.
Tsaka, hindi naman mas malakas, ano, mas pili yung mga siguro linya. Siguro nagamit pa kay Cripple yung sinabi ni MSI. Tapos si Cripple, nakahunt ng bagong butas kay MSI. Yun. Kumbaga, ako, fan ako ng battle rap eh. Kumbaga, pero si MSI nanalo dito, di ba? Mm-hmm. Sa tingin mo, sa sa live psychology, oh, sa live. Na, ano lang, fair lang na nanalo. Fair siya, ano, kumbaga sa live, magkaiba talaga eh. Oh. Siguro, sa live, panalo talaga si MSI kasi siya yung last. Oh, hindi naman kasi siya yung parang mahina eh. Hindi naman mahina eh. Hindi mo masasabi na si Cripple talaga yung nanalo dahil wak si MSI doon. Hindi, ano siya eh, dikit siya eh. Dikit talaga siya nalaban eh. Kumbaga, lumilitaw lang yung strengths nila. Uh-huh. At sa akin, lumitaw yung strengths ni Cripple na kaya niyang gumawa ng simple pero, ay complex pero simple. Complex pero simple. Tsaka yung tactics nung doon para manalo. Yung kay MSI is na ano, natakpan niya yung butas. Yun yung sinasabi. Material yung kay MSI. Natakpan niya yung mga butas niya. Tapos si MSI, sobrang open. Inaano niya pa lang. Pag round niya pa lang, doon niya pa lang nade-defend sarili niya. Kaso nabutasan na ano nun eh. Eh si Cripple, puta. Nasabi niya na. Naganun niya na. Nakailig na siya. Tama. Yan yung nakikita ko. Siguro bilang battle rap enthusiast at saka analyst tsaka someone na ano na updated sa battle rap circuit sa mga ibang bansa pa. Sa ibang bansa kung ano yung uso, kung ano yung mga played out na played out yung wordplay. Ako masasabi ko yung wordplay na too much. Anything naman too much is bad. Too much. Kahit ako tinatapon ko na yung Holoride, putang ina ng pangkatamara mo na yun eh. Pero yun nga, parang kung ako kaya kong i-judge yung lumang ako na feeling ko sobrang complex. Siguro kaya ko na rin sabihin na so complex nga yun, tapos pinatay ka ng simple. O kasi tulad ng rebuttal kanina, nirebat niya yung yung sa stepdaughter, diba? Sa mata ng normal na nuno, dahil na ibalik yun, score na agad na mas malakas dun sa ibinalik niya. Pero kailangan mong i-consider na parang ano ba siya? Destructive ba yun sa sinabi niya o dinefend lang niya sarili niya? Ayun yun. Defensive move yung ginawa ni MSI. Hindi siya offensive move eh. So hindi mo siya pwedeng i-score na parang akang hindi ka nag-counter punch, tinakpan mo ng butas mo. Hindi ka nag-counter para manalo. Pinotektahan mo yung sarili mo sa pang-aasar, sa pag-uwi mo. Na di ka nakapag-rebat. Oo, totoo yung sinabi mo. Ganun talaga. Totoo yung sinabi ko, tapos kaya ko siya. Karang yan yun. Yun yung nakikita ko. Yun. So pinaka main point natin sa anong to, sa episode na to, yung mas, yun yung irony na mas mahirap gumawa ng simple. Simple. Laging meron dapat elemento ng simple. Kahit gano'ng kakomplikado yung ginagawa. Sabi nga ni mentor, medyo lagay ko pa yung touch of reality sa akin. Kasi hindi naman lahat 'yan nandiyan para sa ano eh. Kung halimbawa, simple yung bagay na yung topic mo, simple halimbawa alpabeto, mga kulay, doon pwede ka mag-complex. Pero kung halimbawa, ang i-explain mo is trigonometry, wala na. Doon ka magsisimple. Kung mababalansehin mo, kung mabigat yung subject matter mo, gaanan mo yung presentasyon. Kung mabigat yung ano yung subject matter, ay kung magaan yung, kumbaga, pamababaw lang yung ano mo, topic mo, doon ka magpasikat ng mga rhyme scheme, ng mga wordplay. At saka may right audience yan, may right time, may right place para mag-exhibition ng ano, ganyan. Yung simple complexity. Ito 3,000 tao siya. Magkaiba siya, di ba? Simple complexity, tsaka complex simplicity. Mm-hmm. Pero kailangan mo siyang i-balance. Hindi pwedeng complex complexity, simple simplicity. Ah, yun. Hindi pwedeng ganun. Doon siya. Yung may sumusuport sa likod, yung yin-yang, balance nito. Yun nga yung tama yun sila. Yun yung na-display dito na bakit gustong manalo ng tao si Cripple. Mm-hmm. Pero bakit sa side ng rapper ang panalo? Si MSI. Dahil yung tingin ko lang, tingin ko yung mga rapper na nanonood doon. Ganun din sila eh. Naano rin sila hindi. Kung sa sulat ni MZ kasi mas layered nga naman yung sulat ni MZ kay Cripple. Kumbaga, saka mahihiya kang magkamali ng boto sa live na parang tangina. Baka hindi ko lang nakuha 'yun. Baka yung sabihin sa akin. Ang problema nakuha mo.
yung isang element doon. No, element. So yun, sana na-enjoy nyo itong review namin ng MZ versus Cripply, Ahon 13. Baka kami magpaalam, meron ko bang gustong i-promote parang Lance? Abangan nyo yung mga kanta ko. Happy, Imahinasyon, featuring Carm, Uwian, at marami pang iba. Dalawang project yun. Pero hindi ko na siya ibabagsak bilang buong project. Siguro mas maganda kung pang isa-isa na lang. Nice, abangan ko yan. Maraming salamat sa pagbisita dito, Lance. Solid ng balasugas. Always a pleasure. No cap! Alam mo yung mga ganitong mga pagkakataon na nakakausap ko kayo, lahat mga rappers, ano rin siya eh, parang way din siya para ma-update ko yung sarili ko sa ano, sa... Kung anong... Sa conscious ko, like yung consciousness ng battle rap scene ngayon eh. Dahil tagal ko na rin hindi bumabattle eh. Mm-hmm. Pero... Abangan nyo. Hindi, joke. Abangan. Sige. Break it. Hindi na iniisip ko eh na magandang kailangan konektado ka lagi, grounded ka sa scene para makapagpatuloy ka at ma-improve mo pa yung dati mo na ipakita. Ano yung gaya mo rin i-correct sarili mo eh, parang... Oo. Oh. Mahirap yung ano yung... Kailangan ni puro learn. Dapat mag-unlearn ka din. Tsaka matuto. Ayun nga eh. Yung pinakamahirap, unlearning. Madali lang mag-learn. Mag-listener ka rin. I-listener. Okay, so yun. Dito na lang. Abangan nyo pa yung mga susunod na uploads namin dito sa Break It Down. That's it. Peace. We Break out. It down.